Kakamot-kamot sa ulo si Amara habang nasa hapagkainan sila. Sa harap niya, nakapila ang apat niyang nakababatang kapatid. Natatawa siya na di mawari. Usual scenario na iyon sa buhay nila. Hihingi ng allowance at kung ano-anong bayarin ang kailangan ng mga ito sa kanya. Ganito na ang eksena nila dati paman, mula pa noong 5 taon na ang nakakaraan. Mula nang sabay na namaalam sa mundong ibabaw ang mga magulang nila, biglaan ang pagpanaw ng mga ito. At dahil siya ang panganay sa 6 na magkakapatid, sa mura niyang edad ay naatang sa kanya ang responsibilidad na buhayin ang kanyang mga nakababatang kapatid. Ayaw naman niyang magkawatak-watak sila. 6 taon pa lang ang bunso nila ngayon. 1 taon pa lang ito nang maulila sila. Kaya naman, todo kayod siya. Hanggat maaari, ay pinupuna niya ang pangangailangan ng mga ito. Kaya ito, tiis-tiis isdaki. Bill ng ilaw, tubig, ang una niyang tiningnan. Basic na pangangailangan muna. Susmi, bayarin na pala ito? Habang binabasa ang mga kung ano-anong fee na nakalagay. Di naman umabot ng 1,000, pero sa mga kagaya niyang dukha, ay ang mga 100-100 na yan ay malaking bagay. Pagkain at pambaon na din sana ng mga kapatid niya. Ate Peng, pambiling libro. Activity po kasi namin yon. May pera ka ba dyan, ate? Kung wala, maglalakad na lang po ako papasok. Ungot ni Anton. First year college na ito. Kumukuha ng electrical engineering at gusto niyang makapagtapos lahat ng mga kapatid niya. Ayaw niyang matulad sa kanilang buhay ang magiging buhay ng mga ito sa mga susunod na taon. Sa edad na 18, edi hamak na mas matangkad na ito sa kanilang mga ate at malaking bulas ito. Pinagpapasalamat niyang mababait ang kanyang kapatid. Pawang masisipag na mag-aral at nakakatulong niya ito sa paglalako ng kakanin pag-araw ng Sabado at Linggo. Iyon ang isa sa kanilang kinabubuhay at proud siyang sabihin na kinaya nila kahit na maaga silang naulila. Ang sumunod sa kanya ay si Ana, 25 years old, nag-aaral din ng kolehiyo. Kaya lang, working student ang kapatid niya. Nasa huling taon na ito sa kursong education. Sa susunod na taon, awa ng Diyos, ay magiging ganap na guro na ito at alam niyang makakaahon din sila. At siya naman ay hindi na nakapag-aral pagkat hindi niya pwedeng pabayaan ang mga nakakabata niyang kapatid. Kinailangan niyang isantabi ang kanyang mga pangarap para sa mga kapatid niya. Sa edad niyang 27 ay hanggang 3rd year college lang ang inabot niya. Nang magkasakit ang nanay niya, ay napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Pero kung sakaling pala rin, ay balak din naman niyang mag-aral, lalo at 1 taon na lang ang bubunuin niya. Sayang din kasi, malaking bagay din kasi kung nakatapos ka ng pag-aaral. Napatunayan niya iyon ng mga panahong nag-a-apply siya ng trabaho. Mas priority nila ang mga tapos sa pag-aaral. Si Altea naman ay 23 years old at ganun din nag-aaral sa kolehiyo. Civil engineer ang kinukuha at nasa 2nd taon pa lang pagkat ilang units lang ang kinukuha kada sem. Lagi kasi itong nag-working student. Bukod sa scholar ito ngayong taon, kaya gusto na niyang patigilin sa kaka-working para kahit papaano ay hindi tubuan ng katamaran sa pag-aaral. Usually kasi, pag ang mga estudyante ay nasanay ng kumita, ay pinababayaan na ang pag-aaral. Tsaka naaawa din siya dito. Ito kasi ang mas nagbibigay sa kanya. Katuwang niya ito sa pagbuhay sa kanilang mga kapatid. Si Anton naman ay 19 na taong gulang. At ang sumunod ay si Adele, 10 taong gulang. At bunsong si Alfred na 6 na taong gulang pa lamang. Alagain pa kung tutuusin. Pero alam namin na gagabayan kami nila tatay at nanay saan man sila naroroon. Sobrang hirap ng dinanas niya nung kamamatay pa lang ng mga magulang nila. Lahat sila nahinto sa pag-aaral. Bukod kasi sa bata pa sila, wala silang mga kaanak na lumapit para sana umalalay sa kanila. Mabuti at may kapitbahay na may malasakit sa kanila. Halos mamalimo sila noong mga panahong iyon. Nag-umpisa siya sa 100 piso. Sahod niya sa pagbabantay ng tindahan sa labasan. Ginawa niya iyong puhunan.
Marunong siyang magluto ng suman. Iyon ang naging umpisa niya. Unti-unti niyang kinayang buhayin ang mga kapatid niya. Di man maalwan, pero sinusigurado niya na kumakain ng mga ito ng tama sa oras at di nagugutom. Pagbagyo noon, nililipad ang bubong nila. Kaya pinag-ipunan niya na bumili ng pampaayos at awa naman ng Diyos ay simento na ang kabilang bahagi ng kanilang bahay. O ayan na, pambayad ninyo. At mamaya Anton, daanan mo si Ma'am Domingo. Kunin mo yung bayad sa Labanong Linggo. Tapos mamaya, bumili ka ng ulam nyo. Yung may gulay ha, para masustansya naman. Bilin ko sabay abot ng pera sa mga ito. At yun na nga, sa 2,000 ko ay 200 na lang ang natira. Pero okay lang naman. At least, di ba nabayaran ko na lahat ng dapat bayaran. At ngayon ngang Biyernes na naman, ibig sabihin, mamaya ay may racket na naman siya. Pag tuwing Biyernes, ay nagbabiyahe siya ng tricycle ng kapitbahay nila. Malaki-laki din ang kinikita niya mula sa umaga hanggang gabi. O minsan, madaling araw pa siya bumabiyahe. Mas kikita siya kasi konti lang ang pumapasada sa mga ganung oras at araw ng uwi ng mga nagtatrabaho mula sa weekdays. Sa tuwing ganitong araw, ay medyo nakakahinga siya na maluwag kasi madalas na nakaka-3,000 siya sa loob ng isang araw lang at dagdag na rin iyon sa ipon niya. Maigi at may bahay sila at di nila kailangan mangupahan. Pagkain, ilaw at tubig at pambaon lang ang kailangan niyang remedyuhan at hanapan ng solusyon. Nang makaalis ang mga kapatid niya, ay saka nilinis niya ang bahay mula sa silid hanggang sa kusina nila. Kasi malamang tila binagyo ang kanilang bahay, lalo at di niya maaasahan ang mga kapatid na nasa kolehiyo, lalo at may duty pa ang mga ito. Nang matapos siya sa pag-iimis ng kalat, ay saka pa lang siya naligo at gumayak para sa pamamasada. Madalas ay tampulan siya ng tukso sa paradahan, lalo at may mga ilan-ilan din naman silang katoda na mga binata at feeling binata. Yung mga tipo ng lalaki na wala nang maalalang asawa pag nakalabas ng bahay. Naku, ganado na naman tayo mamasada nito. Pagbibiro ni Mang Elmo. Kilala na ako dito. Ilang beses na din akong nasali ng mga pageant. Sayang din kasi ang pera makukuha. Lalo at kung minsan, marami ang managiging sponsor at umaabot ng 5,000 ang premyo. Di ka makakapulot ng 5,000 kung hindi ka sasali. Naku, kayo po talaga, Tatay Elmo. Ako na naman ang napagdiskitahan ninyo. Sabi ko na lang, naiiling-iling. Nag-umpisa na akong magtawag ng pasahero. Mas maganda kung pakyaw o espesyal. Di mo na kailangan maghintay na mapuno. Kasi isa lang, larga na agad. Pag galante ang pasahero, ay may tip pa. Alam mo, Neng, dapat mag-artista ka. Aba eh, kaganda mong bata. Namamasada ka lang, iitim ka lang sa langsangan. Sabi ng matanda. Napakamot ako, nahihiya ako makarinig ng ganung papuri kahit naman lagi pa iyon ang naririnig niya. Lalo kung magsama-sama silang magkakapatid, mga pogi at magaganda sila. Maganda pa ang kutis, sa height lang sila kulang. Pero kung pagandahan ng usapan, panalo na sila. San ho ba ang baba niyo, Lola? Tanong ko na lang at medyo nilakasan ko kasi malakas ang hangin at matanda pa ang kausap ko. Baka di kami magkarinigan. Sa May Torres lang. Sagot naman ito at hininto naman niya agad. Nang makababa na ito, ay inabot ang 20 pesos. Nang masuklian niya, ay agad niyang pinaharurot ang kanyang minamanehong motor. Alam mo, Besh, may kilala akong talent scout. Pakilala kita. Pwede kang mag-bold star. Napangiwi ako sa parang pokpok kung pasahero. Makapal ang makeup niya. Di na ho, salamat na lang, sagot ko dito. Kung noon ngang naghihika ho sila, ay di iyon sumagi sa isip niya. Ngayon pa ba, aanin niya ang pera kung tila ka namang maduming babae sa paningin ng ibang tao. Di baling naghihirap kami, basta nabubuhay kami ng marangal at may dignidad. Maya-maya pa, ay muli na naman akong bumiyahe. Nakailang pabalik-balik din ako, bago ko napagpasyahan na pumarada na. Dahil medyo malalim na ang gabi at antok na din naman siya, kinakailangan din niyang alagaan ang kanyang sarili. Ayaw niyang mabangga sa sobrang antok, sa sobrang
Pagkasuga pa sa salapi, ay baka matsugi pa siya. Di mababayaran ng pera ang buhay ko, lalo na at kailangan siya na mas nakababata niyang mga kapatid. Alam niyang malakas ang mga ito kasi nagdadamayan silang lahat. Ayaw niyang mabigo ang mga ito. Pag ganitong alanganing oras na, medyo doble ang pag-iingat niya, lalo at babae pa siya. Di mo mawari kasi ang iniisip na masasamang loob. Ayaw niyang matsyempohan ng mga ito. Habang pauwi ng bahay, ay kinukwenta niya ang pera sa isipan niya. May ipon na naman siya para sa emergency. Nadala na siya nung nagkasakit si Anton na halos nabaon siya sa utang. Ang pera niya ngayon, 1,000 ang maidadagdag niya sa ipon niya. Nagbabalak din kasi siyang magtayo ng maliit na tindahan. Sa harap kasi ng bahay nila, may space na pwedeng magtayo ng maliit na sari-sari store at bigasan. Lalo at malapit ng mag-Disyembre. Kahit papaano, malaki din ang maidadagdag sa kanilang panggastos araw-araw para may panghanda sila at balak niyang maghanda sa pagtatapos ni Ana. Nang sapitin niya ang bahay nila, ay wala na halos tao sa daanan. Pero tiwala naman siyang walang gagawa ng masama sa kanila. Lalo at matagal na sila sa lugar na iyon. Bukod pa sa tropa ng kapatid niyang si Althea, ang lahat ng Kanto Boys. Daig pa nito ang lalaki kung pumorma. Binuksan niya ang gate nila. Maliit lang iyon na kinumpuni ni Anton nung nakaraan. Kumatok na din siya sa pintuan nila. Mahina lang ang ginawa niyang katok. Siyempre, baka pati ang kapitbahay nila ay mabulabog sa katok niya. Malilintikan sila. Sa bagay, minsan lang naman siya umuwi ng gabing-gabi na. Tuwing Biyernes lang naman at lalong walang lasing na umuwi sa kanilang magkakapatid. Lalo at yun ang dahilan na maagang pagpanaw ng kanilang ama. Kaya naman ay sinumpa nilang walang matutulad sa tatay nila. Kahit si Anton ay ganun ang naging pananaw, kahit lalaki pa ito. Ana, ako to! Sabi ko at ilang sandali lang ang hinintay ko, maya-maya ay binuksan ni Ana ang pintuan. Mas matangkad si Ana sa kanya ng ilang pulgada lang naman at mas mahilig itong magpahaba ng buhok. Kumain ka na muna ate, sabi nito at tumayo ito para ipaghain siya. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Lagi siyang ganun sa mga kapatid niya. Gusto niyang alam niya ang mga nangyayari sa buhay ng mga ito. Ayaw niyang malaman na lang niya nakasabit na sa puno kasi nagbigti na, lalo at nagbibinata at nagdadalaga na ang mga ito. Lalo at napaparami na ang dumaranas ng mga depression at nag-suicide na lang bigla. Nowadays, ganun ang tendency ng mga bata na walang mapagsabihan ng mga problema. Ayos naman ate, kaya lang may field trip kami sa Cebu sa susunod na linggo. May naitabi naman ako dito ating pera, kaya lang pambayad lang. Wala akong allowance. Manghihiram ako sa'yo, okay lang ba? Sabi nito na nakamasid sa pagkain ko. Sige, dadagdagan ko. Kailan ba yung alis ninyo? Tanong ko dito, sabay subo ng pagkain na hinain ito sa akin. Kinabukasan, maaga pa lang gising na siya para magluto ng i-deliver na kakanin. May order sa kanyang 4 na bilao ng kakanin. Madalas sa FBC ay naglalako ng mga kakanin, leche plan, ube halaya at kung ano-ano pa. Naglakad siya ng 1 kanto bago nakita ang building na pinagtatrabahuhan ng kanyang customer. Salamat iha, nagustuhan ng mga anak ko ang huling order ko sa'yo. Heto ang bayad, sabi nito sabay abot sa bayad. Naku, salamat po ma'am. Sa uulitin po, huwag po kayo magsasawa na mag-order na mag-order. Birong tono niya. Nang matapos ang deliver ko, ay umuwi na rin agad ako. This time, commute muna ako para pumunta sa sunod kong trabaho. Ang magluto ng ilalako kong lutong ulam. Nagluluto siya naman kung ano-anong ulam. Then, ibabalot niya sa styro at inilalako niya sa mga call center agent na malapit sa amin. Nang makauwi naman, pagkatapos niyang maglako ng ulam, ay merienda naman ng banana queue ang kanyang inihanda. Inilalagay niya lang sa lamesa sa tapat ng bahay nila. At pagsapit naman ng hapon, ay nagluluto ako ng barbecue. Yun ang daily routine niya. Mahirap kundi kasanay.
Pero kung willing ka namang kumita at magkayod ng buto para makapantawid gutom ay masasanay ka din naman. Sa ganoong pamamaraan ko binuhay at itinaguyod ang kapatid ko. Hindi ko kinailangang ibaba ang aking dignidad para lang kumita ng pera. Kasi sa taong masipag, maraming paraan at diskarte lang ang kinakailangan. Hunter Kim Tan, 32 years old, bachelor at isang bilyonaryo, certified chick magnet, woman comes and goes. Hunter Kim Tan, 32 years old, bachelor at isang bilyonaryo, certified chick magnet, woman come and goes. No serious relationship since then. Pinakaayaw niya sa klingki na babae. Kaya naman, maaga pa lang, sinasabi niya sa mga ito ang mga rules niya. Nahirap nang mapaso siya. He is very careful on choosing his woman. Right now, his parents want him to get married and have kids. Siya na lang ang single sa kanilang apat na magkakapatid. Which is, tinatawanan niya lang. Kaya naman this time, eto na nga. He don't mind that before. Okay lang maikasal siya. Total, baka matutunan niya itong mahalin kung kasal na siya. Not until he saw the girl in the highway, the only girl that caught his attention. Ang babaeng bumihag sa kanya kahit sa kanyang pagtulog. Pinahanap niya na ito. He already hired PA to know whereabouts of that woman. He only got a picture. Nakailang balik na siya sa area na iyon pero nanatiling walang lead ang mga ito. At isa pa sa nagpapasakit ng ulo niya ay ang nalalapit niyang kasal. Yes, he is engaged to be married kay Patricia. Okay naman sana nung una, kahit patutol ang pamilya niya dito. Ayaw ng mga kapatid niya dito, bukod kasi nagpahayag ito na gusto nito ang yaman niya, ay kabi-kabila ang kinasasangkutan nitong eskandalo at may mga balita pang kabit ito ng dating mayor sa isang bayan. At nasa mga pahayagan na ang petsa ng pag-iisang dibdib nila. And it is not helping him at all. It pissed him off. Gusto niyang umatras. Kaya lang, napasubo na siya. Sila ng pamilya niya. Ma'am, I want to cancel the wedding. May girlfriend na ako ma. Sabi ko kay mami. Kung magpapakasal man siya, dun sa babaeng yun. Regardless kung pagmamay-ari na ito ng iba. He will do everything to have that woman. Sana umatras ka na, una pa lang. Malaking kahiyan ito sa atin at sa pamilya ng bride mo. Wika ng mami niya na pabalik-balik. Oo nga naman iho, ano ang sasabihin ng mga tao sa atin? Naku naman Hunter, wika ng kanyang daddy. Kuya, if valid naman yung reason mo sa pag-atras, okay rin naman magbago ang isip mo. Besides, it's just an engagement. Kesa naman kung kailan kasal na kayo, saka ka nagbago ng isip. Sabi naman ni Luke. May point si Luke ma'am. Okay na makansel ang kasal. I don't want that girl to be part of our family. Wika ng kapatid niyang si Dina. Pasalamat siya at may kakampi siya sa ganitong pagkakataon. Ikaw ang bahala. Basta, we will just prepared. Kung sakaling matamaan na naman ang hangin ng utak mo, eh at least, ready na tayo. Sige kuya, pero subipot ka pa rin sa simbahan. Talk to her. Maybe, parehas kayo ng saloobin. Then, it will be easier for you. Sabi ni Luke. Bukas na itinak ng kasal at bukas na bukas, aatras siya. Siguradong magagalit sa kanyang-kanyang mami. Pero alam niyang mas maiintindihan siya nito lalo at ayaw din naman ito sa kanyang fiancé talaga at maraming mga bad records. He could pay for damage or whatsoever. Basta, huwag lang siyang matali sa iba. He need that woman and he will marry just that woman. Matutulog na sana si Amara. Akmang ipipikit niya ang mata nang maulinigan niya na may tumatawag mula sa labas ng bahay. Bahagya lang siyang nag-inat-inat at agad na bumangon para sumilip mula sa bintana. Si Pinky ang nasa labas. May kasama itong lalaki na pandak, maitim at medyo tagihawatin. O Pinky, anong kailangan mo? Pasok kayo! Aya ko sa mga ito. Nagtimpla pa ako ng kape at kumuha ng tirang banana cue. Pagbalik ko sa maliit naming sala, ay nakaupo na ang dalawa kong bisita. Todo make up naman ang mga ito, as usual with matching OOTD.
Bakla, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. May ihalo kaming trabaho sa'yo. Sabi ni Pinky na nakangiti, mukhang big time. At dahil pagkakakitaan naman ng usapan, ay naging alisto ang aking mga tenga. Dagdag ipon yon at puhunan niya. Anong trabaho? Tsaka magkano ang sweldo? Magpapakipot pa ba ako? Gora na, basta okay naman. Inilapag ng isang lalaki ang pahayagan. Napatingin siya dito. Di pa kasi ito ay pinapakilala ng kaibigan niya. At di naman sanang aano siya, mukhang kaduda-duda ang pagmumukha nito. Hunter Kim Tan, ikakasal na siya bukas sa nobya ko. Gusto kong pigilan mo ang kasal nila. Bahala ka kung anong strategy ang gagawin mo. 1 million ang ibabayad ko sa serbisyo mo. Diretsahang sabi ng lalaki at mukhang seryoso ito. Napatitig siya dito. Sa mukha naman kasi nito, di siya naniniwalang nobya nito ang babae. Mas mukha kasi itong driver ng babae at akala pa nga niya ay pipi ito kanina. Kinakabahan kong dinampot ang dyaryo. Napakagwapo na lalaki. Matangos ang ilong na parang Brazilian model ang mukha. May ilang shoot na nakangiti ito pero mas gwapo ito kapag intense ang tsura. Mula sa mga larawan ito ay dumako ang mata niya kay Pinky. Paano kung idemanda ako? Tanong ko, ang alam ko kasi, pwede kang makulong once na nanggulo ka lalo na at big event yon. At di lang yon, mukhang mga malalaking personalidad ang mga nandun. Tiyak na magiging headline ang mga ganung event sa mga pahayagan. Baka naka-televise pa, lalo at model ata ang babae. Wedding of the year pa nga ang caption ng article tungkol sa kasal ng mga ito. No need to worry, ako ang bahala sa'yo. Bibigyan kita ng abogado na magaling. I will take care of the legalities, sabi nito. Mukhang lubhang mapanganib ang ipapagawa nito sa amin. Tama pa ba ang lahat ng ito? Kakamot-kamot akong napatingin uli dito. Pag-iisipan ko po muna, pwede? Sabi ko na lang, nakakalula ang presyo. Maganda sana ang pera, pero nakakatakot. Baka mas matindi ang magiging balik, lalo at digital na din ang lahat. Digital ang karma. Oo, gustong-gusto niya ng pera. Pero hangga't maaari, sa malinis na paraan lang sana manggagaling. Bukas na ang kasal, kaya sabihin mo kung ayaw mo para makakita pa kami ng gagawa ng iba. Bakit di ikaw na lang ang pumigil sa kasal? Tanong ko dito. Hahanap ba ako ng ibang gagawa kung kaya ko naman? Balik tanong nito sa akin. Sa bagay, kung ganyan mukha, di naman sanang aano ako, pero kahit pumigil ito ng kasal, matutuloy pa din naman. Ay paano ba yan? Nagdadalawang isip kasi ako. Sabi ko sa mga ito, tatlong isip pa nga kung tutuusin. Gusto niya sana munang timbangin ang mga bagay-bagay bago siya gagawa ng desisyon. Lalo na at panghabang buhay na pagsasama ang bubuwagin niya. Kaya ba ng kanyang konsensya? Maatim niya ba ang manira ng pagmamahala ng iba para lang sa pera? O ano, papayag ka ba? Kasi kung hindi, iaalok ko sa iba. Untag nito sa pananahimik niya. Sige, pumapayag na ako. Nabibigla kong tugon. Napangiwi ako. Paano na yan? Kaya ko ba talaga? Lord, patawarin niyo po ako kung magpapasilo ako sa salapi. Binuksan na lalaki ang isang bag. Mula sa bag na daladala nito, mukhang mainit-init pang pera galing sa bangko ang laman. Bueno, ito ang kalahati ng bayad. Ang kalahati makukuha mo pag nagawa mo na. Mauuna na ako, sabi nito na tumayo na. Inabot nito ang bag at nanginginig ang kamay kong kinuha iyon. Hindi pa siya nakakahawak ng ganung kakapal na pera sa tanang buhay niya, ngayon pa lamang. Nakakakaba at nakakatuwa, diba? Pero nang maisip ang kapalit ng maraming pera na iyon, nalumo ako sa sama. Pero isang pagkakataon lang to, ngayon lang niya ito gagawin sa tanang buhay niya, ang lumabag sa kanyang prinsipyo at konsensya. Nang makaalis ang lalaki, ay naiwan si Pinky. Tinitigan ako nito. Alam kong genuine ang pinapakita nitong malasakit para sa kanya, lalo na sa mga kapatid niya. Bakla, natatakot ako. Ano ang drama ko pagdating doon? Yun pa nga pala ang pinoproblema ko. Anong gagawin ko? Sisigaw ba ako agad na itigil ang kasal?
Bago ka mag-emote dyan, bihis na dali, bibili tayo ng damit mo. Sabi nito at alam niyang kailangan niyang bumili ng maisuot bukas. Lalo at di basta-bastang tao ang pipigilan niya ng kasal. Tila di siya makatayo sa kinauupuan. Ninenerbiyoso yan ng bongga. Magbibihis lang ako, sabi ko bago ako tumayo. Hays bakla ka, bakit ka kasi pumayag? Kung nagdadalawang isip ka, ano, tara na? Tanong nito. Oo, tara na, sabi ko dito. Tahimik kami sa biyahe. Di siya mapakali at lalong dumoble ang kanyang kaba. Paanong mangyayari sa kanya pagkatapos ng pagpigil niya sa kasal? Ang pagkakakulong ang kinatatakutan niya, lalo at yun niya ang risky, ang kanyang gagawing hakbang. Maraming maaapektuhan, syempre ang kasal. Andun ang pamipamilya ng groom at bride. Paano kung bugbugin siya? Buti kung makatakas siya agad. Paano kung mahuli siya, diba? Paano na ang kapatid niya? Anong mangyayari sa kanila? Hoy, relax ka nga dyan. Nandyan na yan. Kaya nga panindigan mo. Kanina may choice ka, pero pumayag ka. Tapos ngayon, aayaw-ayaw ka? Wika ni Pinky sa kanya. Nag-aalala kasi ako, Pinky. Paano kung makulong ako sa gagawin ko? Paano na mga kapatid ko? Tanong ko dito. Ako ang sasalo sa kanila kung sakaling makulong ka. Biro nito sa akin. Pinky? Nalalaki ang mga mata na sita ko dito. Natawa naman ito. Joke lang yun. Ayon sa source ko, di naman talaga magjowa ang ikakasal. Parang agreement lang. So kung di naman matuloy ang kasal, no feeling na maaano dai. Kaya kalma ka lang, okay? Sabi nito na kahit papaano ay nakagaan sa kanyang alalahanin. O ano, nahimasmasan ka na? Tara na para makapagsimula na tayo. Para may pag-asa ka ng makasungkit sa papa. At syempre, dapat gwapo din, kagaya ng groom. Sabi nito at nagpatianod na siya. Gaya ng napagkasunduan nila, inuna nila ang pamimili ng susuotin niya kinabukasan. Mas maganda ang taste ni Pinky compare sa kanya. Kaya hinayaan niya itong pumili, lalo at medyo nasa Mars ang kanyang utak, lutang na lutang sa space. Isukat mo to dali, sabi nito sabay abot ng kulay puting dress. Hanggang kalahati lang ng hita ko ang haba, pero disente naman. Agad ko namang sinukat, kahit siya ay nagandahan sa damit. Simple, pero kabog sa pagkahubog nito sa katawan niya. Medyo pumangit lang na makita niya ang presyo. Diyos ko day, parang isang sakong bigas na ang mabibili niya sa isang kaperanggot na tela na yon. Ayan, bongga ka day. O siya, ayan, kukunin na namin miss. Pakicheck na lang kung may damage. Sabi nito at lalabhan na lang niya mamaya pagdating. Papalondre natin yan dito para naman magamit mo agad bukas. Matatagal na naman tayo sa spa. Nagpatianod na siya dito. Maging nung sapatos na niya ang bibilhin pagkataas ng takong ng una nitong pinili. Ayon dito, dapat mataas ang heels niya kasi matangkad daw yung groom. Nagpunta kami sa parlor nito. Inayos ang gupit ng buhok niya. Nilagyan ng mga oil para daw may glow ang buhok ko. At halos di ko na malaya ng oras. Magagabi na nang makauwi ako sa bahay. Nagtataka ang mga kapatid niya. Siyempre, never ba siyang nag-ayos kung sa bahay at palengke lang naman. Pinagtripan ako ni Pinky. Paliwanag ko kay Althea at Anna pagdating ko sa bahay. Di naman nag-usisa pa ang mga ito at maganda naman daw ang kinalabasan nito. Lutang na lutang ako at hindi ko rin namalayan na nakatulog na din pala ako. Araw ng kasal, actually, medyo di siya nakatulog kagabi. Kaya naman, medyo tinanghali siya ng konti. Hindi niya maintindihan ng kaba na lumukob sa kanya. Lalo at alam niyang magkakagulo mamaya. Nakabihis siya nang bumaba siya. Wow! Ganda ng dalaga natin ah! Sana lakad? Puna ni Althea. Nakataas pa ang mga paa nito habang kumakain ng almusal. Linggo kasi ngayon, kaya naman nasa bahay si Althea. He, tigilan mo nga ako. Tirahan mo ang dalawang pangit niyang itlog. Nga pala, huwag niyo akong isama sa pagsasaing mamayang tanghali at baka gabihin ako mamaya. Bilin ko sa kapatid kong si Althea. Sige ate, ingat sila sa'yo. Biro nito sa akin. At hoy, kayo, walang alis ng bahay ha, lalo na ikaw. Baling ko kay Althea,
Ito kasi ang panay-anlayas. At feeling ko kasi may mangyayari mamaya. At totoo namang may mangyayari naman talaga. Pipigilan lang naman niya ang kasal ng isang maimpluwensyang tao sa Pilipinas. Lumingon muli ako at umalis na ako para tumuo sa bahay ni Pinky. Magkalapit lang naman ang bahay nila. Kaya naman, carry bells ng lakarin lang. Suot ko ang kulay puti na dress na binili namin kahapon. At mistula akong ikakasal sa pagkaka-makeup sa akin ni Pinky. Hindi naman makapal, di halatang may makeup ako. All in, all perfect sana, kundi lang sa gagawin niya. Pinky, kinakabahan talaga ako. Para akong maiihi na ewan. Sabi ko sa bakla kong kaibigan na di maganda o gaga sa kakalagay ng mga gamit pabalik sa bag ko. Ay ano ka ba? Mas maganda ka ng 10 paligo dun sa bride. Basta ha, kapag sumama sa iyo si Papa Hunter, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka na mag-alinlangan. Natatawang sabi nito na hinimas pa ang magazine. Kahit kailan talaga, balahura ang bibig ng baklang to. Gaga ka ba? Seryoso na kasi. Hindi ko kasi alam kung hanggang saan pa ang kaya ko. Parang magba-back out na ako. Di kaya ng lungs ko to. Paano kung mabaril ako dun? Eh di last day ko na. Hais, aambag ka naman pambiling kabaong ko ha. Nakangusong sabi ko dito. Aba eh, iha, mukha pa ba ako nagjo-joke dito? Seryoso ako. Tsaka huwag kang ang nega. Pag binaril ka ni Hunter mamaya ng Armalite, go ka girl. Naku, palagan mo na agad. Biro naman ito sa akin. Eh anong drama ko doon pagdating ko? Tanong ko dito. Basta, ganito na lang. Kung ano ang maisip mo, yun na yun. Mas natural, mas maganda. Baka pag may script eh, iba ang lumabas sa bunganga mo. Sabi nito sa akin, ganun kasi siya. Gaya nung pinasali siya ng pageant minsan. Nagawa pa sila ng script, tapos pagdating doon ay nagsariling sikap siya. Kaya nakalimutan niya. Hanggang pumatak na ang alas 8 ng umaga. Alas 9 ang kasal, malapit lang sa kanila ang venue ng kasal at sa pinakamalaking simbahan pa. Nagdasal siya ng taimtim, humingi na rin ng gabay sa gagawin niya. Di siya nag-atubiling humingi agad ng tawad sa kanyang gagawin. Mula sa bahay ni Pinky ay nagtaksi siya. Mabuti at may kilala si Pinky na driver. Medyo komportable naman ang sapatos sa suot niya. Malayo pa lang ay bumaba na siya. Binayaran ito ni Pinky kanina. May sling bag na maliit siyang dala, cellphone at konting pera ang laman. Lakad takbo siya. Ang daming tao sa simbahan, mula sa labas hanggang sa loob. Ang grande ang kasalan. May mga ilan-ilang press people at parang kulang ang 1 million na talent fee niya. Lanliit siya bigla. Bakit? Matangkad ka? Maliit ka naman talaga ah. Tuya ng isip niya. Kompleto ang buong barkada sa araw ng kasal niya at napakaingay ng mga ito. They had talk last night at yun nga, they need to cancel the wedding. He is so happy that she also agree. After this, ay hahanapin na niya ang babae kahit sang panlupalop ito. Mabuti naman at naisipan mong i-atras ang kasal. Nakahinga naman luwag si paring team. Wika ni Miko at ilang ulit siya itong kinausap noon na huwag magpadalos-dalos ng desisyon na kesyo lifetime ang marriage at baka magsisi siya in the end. Ang bagal mo naman kasing maghanap ng pinapahanap sa'yo. Kung nahanap mo na sana, eh di nakapagsuot sana ako ng magandang suot habang naglalakad sa aisles tapos may dalang unan na may singsing. Pasaring naman ni Polo. Loko ka ba? Wala naman kasing pangalan. Paano ko hahanapin? Pag ako kinasal, naka-jumper kayong lahat ha? May dede na dala. O di kaya pacifier para astig, di ba? Sabi ni Miko at naiiling-iling na lang ako. Di ako ha-attend. Sisiguraduhin kong may out of the country yung iba para solo flight mo ang kasal mo. Banta naman ni Yael. Ko, tingnan mo si Kuya Hans. O, mukhang seryoso naman. Puna naman ni Jules. Di ka na nasanay? Anyway, anong next plan? Tanong ni Dos. Plano kong pahanap yung babaeng yun. Siguro naman this time, may lead na tayo. Sabi ko sa mga ito. May pananagutan ba sa'yo ang babaeng yun? Biro ni Cairo na naghanap ng maupuan. Oo,
Binihag niya ang puso nitong ating kaibigan. Dead on the spot na iniwan, huminto ang inog ng mundo niya. Biro ni Kiel at nagsigawan ang mga kaibigan niya. Huwag nga kayong maingay, para kayong mga aso't pusa dyan eh. Sus, nainggit naman si Papa Damon. Kalma lang dyan. Naku, LQ pa naman kayo ni Yumi no. Sabi na kasing, daanin mo sa paspasan eh. Biro ni Gio dito. Soon, lagot sa akin yung babaeng yon. Sabi naman ni Damon. Ang magulang niya medyo nagtampo lang. Kasi nga, umurong siya. Si Patricia naman ay parang nakahinga pa ng maluwag na di matutuloy ang kasal. Nang dumating si Patricia, di nakasuot ng gown. Nakadress, pero black dress ang suot nito. Ayon dito, ay no harm done naman. Lalo at may kontrata pa pala itong pagmumodelo. Then they are both free to do whatever they want to do. Lumapit ito sa akin at tumarap kami sa mga bisita. Are you ready to break this wedding? Tanong nito. Will it kind refreshing to know na nakasalba na siya? Mga kamag-anak ko lang naman ang karamihan. At lima lang ata ang pamilya ni Patricia doon. Pawang mga close family lang at mga kaibigan niya. Yes. Sagot ko at tumango ito. Hudyat na ready na siya. Ladies and gentlemen, we would like to announce that the wedding is off. We both decide to cancel it. We hope you understand you can still go on to the... Itigil ang kasal! Isang babaeng tila hinihingal pa ang biglang nagsalita. Ganun na lang ang gulat ko nang makita mukha ng babae. Nakita ko ang pagkagulat at pagngiti ng mga barkada ko. Lalo na ako syempre. Hindi ko na pala kailangan maghanap pa dito. Kasi ito na, lumapit na sa kanya. Hunter, buntis ako. Ano, ganun-ganun na lang? Paano kami ng anak mo? Umiiyak ito at halatang pinipilit papatakin ang luha. Pinaseryoso ko ang mukha ko at nilapitan ko ito. Posibleng pakawala ito ng kalaban sa negosyo o kung ano ay di niya matiyak. Who are you? Bulong ko sa bayakap dito. Di ito nakapalag pagkat hinigpitan niya. Ilang linggo niya itong iniisip. Tapos ito, nasa harapan na niya. Napangiti siya. Daig pa niya ang nakadrugs. At ito na nga ang hinihintay niyang oras. Ang mami naman niya ay nakangiti din at maging ang mga kapatid niya. Ano kasi? Sabi nito na pumapalag. Anong pangalan mo, sweetie? Yung totoong pangalan ha? Kasi oras na magsinungaling ka, babalikan ko ang pamilya mo. Parang natakot niya ito dahil bahagya itong nanginig. Tinitigan niya ang napakagandang mukha nito. No wonder na nabihag nito ang puso niya sa unang kita niya palang noon. Mamula-mula ang pisngi nito at halatang di dahil sa make-up. May make-up naman pero simple lang na lalong nagpalutang sa angkin nitong ganda. Amara Rosales. Sorry kung nagulo ko ang kasal mo. Huwag mo lang idamay ang pamilya ko. Napag-utusan lang ako. Sabi nito at nakating lang sa amin ang mga bisita. Nagbubulungan kasi kaming dalawa at mula sa malayo, mukha kami naghahalikan. Congratulations! Sabi ni Patricia na nasa harap na namin. Kita niya ang pagdaan ng takot sa mukha nito. Thank you. I owe this to you. Nakangiti kong sabi sa ex-fiancé niya. Ang sinabi niya kasing alibay ay may girlfriend siya. So siya pala yung babaeng yon. How lucky. Anyway, I have to go. Paalam ni Patricia at bumeso muna sa kanya bago umalis. Sorry kung nagulo ko ang kasal niyo. Alam ko hindi na mababago ang lahat. Don't you know that my wedding is canceled bago ka pa man dumating? Nanunudyo kong tanong dito. Nanlaki ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Totoo? So wala akong nasirang kasal? Sabi nito na tila nakahinga na maluwag. Hinalikan ko ang noon nito. Ang bango na parang ayaw ko nang bitawan. She smelled like a vanilla. Her body felt so soft and he see the cleavage. Kaya naman medyo hinapit niya. Baka makita ng iba. Isang ideya ang pumasok sa isip ko na alam kong pinakamabuting magagawa ko sa buhay ko. Isang bagay na tiyak kong magiging simula ng kanyang habang buhay na kaligayahan. At kung sakaling di ito dumating kanina, ganun at ganun din naman ang tungo nilang dalawa. Ipapahanap niya ito ng ipapahanap
at papakasalan after. Yes, kagabi pa naming plano na i-cancel. We already talked last night. Now be ready, baby. Sabi ko dito. Anong gagawin mo? Ipapakulong mo ako? Nanginginig na tanong nito. Bro, can I borrow your pen? Tawag ko kay Red, sa abogado kong kaibigan. Here. Sabay hagis ng ballpen sa kanya. May maliit na papel namang inabot si Luke. At kinuha ko ang papel at inabot dito. Now, be a good girl. Isulat mo ang address nyo, yung totoong address. Nanginginig ang kamay nito na ibinalik sa akin ang papel. Mukhang natakot niya nga ito. Please, lahat gagawin ko. Huwag mo lang silang idamay. Pakiusap nito. Hawak ko pa rin ito sa bewang. Baka tumakbo palayo. Pero alam niyang sa mga kaibigan niya pa lang ay di ito makakatakas. Isulat mo na wala akong gagawing masama sa pamilya na magiging asawa at mga anak ko. Sabi ko na kinamulagat nito. Inabot ko ang papel sa driver ko. Sunduin mo ang pamilya niya. Utos ko agad na tumalima naman ang matanda. Tawagan mo sila para alam nila. Sabi ko dito. Huwag mo silang idamay. Please, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakiusap nito. Kinantala niya ng halik ang gilid ng labi nito. He loved kissing her. Lalo na ang gagawin nilang dalawa mamaya. Don't worry. Calm down, baby. Smile to them and call them for now. Dahan-dahang dinukot nito ang may kalumaan na cellphone sa pouch nito. Hello, Althea. May susundo sa inyo dyan. Maganda kayo. Maayos ang isuot nyo, ha? Okay, bye. Ibinaba ni Amara ang cellphone nito at nanginginig pa. May isa pa itong tinawagan. Pinky ang pangalan. Marahil ay kaibigan nito. Hello, Pinky. Puntahan mo ako dito sa simbahan, please. Sasabihin ko mamaya. Sabi nito bago ibinaba ang cellphone. Hunter, paupuin mo ang nobya mo. Baka mapaano ang apo ko. Sabi ni Mami na lumapit sa amin. Nagbubulungan ang mga bisita. Kinakausap naman ito ni Dad. Agad kinuha sa akin ni Mami ang dalaga. Inalalayan ko itong paupo at niyapos. Now, he love hugging her like this. They can stay hugging all day. Did you try to go to an obi? Tanong ng Mami niya. Siya naman natatawa. Hais, kung alam niyo lang, Mami. Po? Di pa po eh. Di ko po sure kung buntis ako. Mahinang sabi nito. Tila nagpapa-rescue at may naisip siyang kalokohan. Don't worry, Mami. I will make sure to get her pregnant later. Pagpupuyatan namin, di ba, baby? Sabay kindat dito at lalong pumula ang mukha nito. Ano yun, boxing? Bulong nito sa sarili. Wrestling, baby. We will make your night unforgettable. Bulong ko naman dito. Lumapit sa akin si Daddy. Hunter, sinabihan ko na si Father. Ayoko ng bastardang apo. Alam mo yan, kaya pala, umatras ka. Anyway, welcome to the family. What's your name, Iha? Iiling-iling na sabi ni Dad. Amara po, sir. Sagot naman ito. Ilang buwan na yung apo ko dyan? Tanong uli nito. Tila naman napipihan nito. Natatawa ako at kung alam mo lang, Dad, mamayang gabi pa namin gagawin ang apo ninyo. Pagpupuyatan pa namin mamayang gabi. Sabi na eh, mapapahamak siya. Bakit pa kasi nasilaw siya sa pera? Hindi niya alam ang gagawin. Lalo at alam niyang marahil sa mga oras na ito ay papunta na mga kapatid niya. Mukhang nadamay pa niya mga ito. Sana naman ay pakinggan siya nito. Iha, calm down. Hindi ka pababayaan ni Hunter. Lalo at magkakababy na kayo. Ako ang malalagot dyan pag pinabayaan niya ang apo ko. Sabi muli ng mami nito. Opo, ma'am. Sagot ko na nakatungo. It's mommy from now on. Chin up, anak. You're too pretty. No wonder na nagawa ni Hunter na talikuran ang kasal niya. Sabi ng ginang. Meaning to say, palpak talaga. Di na niya pala sana kailangan pigilan ang kasal kasi cancel naman talaga. Maya-maya pa ay dumating na mga kapatid ko. Maganda si Althea, kaya di siya nagtaka na halos lahat ng lalaki sa loob ng simbahan ay nakasunod ang mata sa kanya. Kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nahihiya ako sa mami niya.
Mukhang mas matindi ang inaasahan kong mangyayari. Malayong malayo sa senaryong iniisip at ini-imagine niyang mangyari today. Ate, anong nangyayari? Bakit mo kami pinapasundo? At bakit ganito? Sino ikakasal? Wika ni Althea na halatang nalilito. Ang mga nakababata pa niyang kapatid naman ay tuwang-tuwa sa ayos ng simbahan, lalo na si Adele. Tumango na lang ako. Nahihiya ako kasi ako mas nakakatanda pero gumawa ako ng malaking kasalanan. Di ako makasagot kasi maski ako, di ko alam kung ano ang sunod na mangyayari. Kung bakit ito pinatawag ang pamilya niya. Mga anak, don't pressure your ate, okay? Makakasama sa baby. Ikakasal lang ate niyo ngayon. Kung maaga pa sana siya nagpakita, di sana nakapamanhikan pa muna sana kami. Wika ng mami ni Hunter na inakbayan ng daddy siguro nito. Di ako nakahuma, lalong di ako nakaget over sa sinabi nito. Siya ikakasal? Halalagot na. Napasobra yata ang acting niya. Patay na talaga. Anong baby? Buntis ka? Eh di ka pa nga nahalikan, buntis ka na? Wika ni Althea na tinakpan ko agad ang bibig. Sinamaan ko ito ng tingin. Nagpipigil naman ng tawa si Anna. Yes, she is pregnant with our baby. Sabi ni Hunter na inakbayan ako. Wow ate, congratulations ate. Masaya ako para sa'yo. At last may in-entertain ka na. Wika naman ni Anna. Che, usal ko sa kapatid ko. Ito kasi ang konyo sa amin. Maya-maya pa ay si Pinky naman ang dumating. Naka-OOTD ang bakla, naka-heels pa. Oh hi Beshi, anong lagay? Bulong nito sa kanya. Palpak bakla, tulungan mo na ako oh. Bulong ko dito. Maya-maya may umakbay sa akin. Kilala ko ang init ng katawan nito. Tila kasi siya kinikilig na kinikilabutan sa hawak nito. Hi, ako nga pala si Kuya Hunter nyo. Ako ang mapapangasawa ng ate nyo. Sa ngayon, maupo muna kayo. Pag nakapanganak ang ate nyo, magpapakasal na uli kami sa simbahan. Biglaan kasi ito ngayon. Sabi nito, sabay kindat sa akin, na hinawakan ako sa siko. Ngiti-ngiti naman si Pinky. Sarap sa bunutan, at ang lalaki na to, nakakarami na sa yakap sa akin. Maya-maya ay pinaupo ako. Salamat naman, lalo at tila, nanginginig ang kanyang kalamnan, lalo na ang tuhod niya. Tila naubos ang lakas niya sa mga nangyayari. Kailangan kong makausap ang lalaking to. Ano Hunter? Anong ginagawa pa namin dito? Tsaka bakit mo pinapunta mga kapatid ko dito? Tanong ko at nakahawak sa kamay ko. As if naman, makakatakas ako. Eh sa laking tao niya, imposibleng di ako maabutan kung tatakbo ako. It's our wedding day baby. At syempre, ayaw mo naman sigurong ikasal na wala dito ang mga kapatid mo, diba? Nasaan nga pala magulang ninyo? Tanong nito at malamang curious ito na kami-kami lang. Ulila na kami. Ako ang tumatay yung magulang ng mga kapatid ko. Kaya di pa ako pwede magpakasal. Paano na sila? Maliit pa si Alfred. Nag-aaral pa ang iba. Di pa graduate si Althea at Anna. Mapapalagpas mo naman to, diba? Di pa ako pwedeng ikasal. Lalo at ako ang bumubuhay sa kanila. Pakiusap ko dito. Bakit? Pag may asawa ka na ba? Di mo na sila pwedeng buhayin? Ang pera ko ay pera mo na din. Ako ang bahala. Kaya no need to worry babe, okay? Smile. Remember, you started this. So now, panindigan mo. Sabi nito na nasa likod ko pumesto at niyakap ako sa likod. Nakakarami ka na. Kanina ka pang yakap ng yakap sa akin. Sita ko naman dito. Bakit? Bawal ba? Di naman diba? Besides, dapat sanayin na kita. Lalo na at magiging asawa na kita. Later, we will do more than this. Sabi nito na nakangiti ng pilyo. Naisip niya alitan niya ni Carla, yung kapitbahay nila. Nung kwento nito na may nangyari sa kanila ng boyfriend niya, isang linggong hindi ito makalakad na maayos at napaisip siya nang makitang malaking tao si Hunter. Malamang bedrest ako nito ng ilang linggo. Di talaga ako pwedeng ikasal. Paano na ang trabaho ko? Sabi ko na nagpapaawa ang mga mata ko. Alam kong talent ko yon nung nangungutang ako dati. Ganung mukha ang pangsalang ko. Iha, kailangan niyong makasal bago pa man lumabas ang apo ko. Tsaka kaya naman kayong buhayin na magkakapatid itong asawa mo. Sabat naman ang mami ni Hunter. Pero ma'am... Mami, yan ay tatawag mo sa akin. Sa oras na maikasal kayo.
Sa bahay na din kayo ng mga kapatid mo at maliliit pa sila. Sabi ng mami ni Hunter. Pero po, iha, sige na, huwag na mag-isip pa. Maya-maya nandito na si Father. Sabi nito at umalis sa harapan ko. Pero Hunter, paano natin sasabihin, di ako buntis? Kalabit ko dito. Ang dami mo namang issue. Anyway, mamaya, pagpupuyata natin paggawa ng baby. Kaya no need to worry. Sisiguraduhin natin na makakabuo agad tayo. Bulong nito na bahagyang kinagat pa ang gilid ng tenga ko at naramdaman kong nagtayuan ang balahibo ko. Ano ba yan? Para kang aso. Bakit ba kagat ka ng kagat? Ang gwapo mong tao, nangangagat ka? Nakasimangot kong usal dito na ikinatawa naman ito. Kaya ayon, lahat ng mata sa amin nakatutok. Paano ba naman kasi humalakak ang lalaking to? May pahalik-halik pa. Hi Pogi, pwede bang machika ang aking amiga saglit? Wika naman ni Pinky. Di ko ba pwedeng marinig ang pag-uusapan ninyo? Girl talk, kung girl ka, di sige, sumali ka sa usapan namin. Pagtataray ko kay Hunter, natatawa naman itong bumulong. Mamaya, malalaman mo na din akong girl, igagawa kita ng baby girl at baby boy, solusyonan natin ang katarayan mo later. Sabay halik sa akin labi at ang baklang hitad, kilig na kilig pa. Gosh, sweet niya naman. Kung di mo type, besh, akin na lang ha? Ungot naman ni Pinky. Eh kung bangasan kaya kita dyan, kainis to, namoproblema na nga ako dito eh. Nakungusong sabi ko pa. Sus, ano pang problema mo dyan? Diba swerte mo kaya, magkakaroon ka ng poging asawa. Someday, papasalamatan mo ako dahil dito. Best wishes, best. Ikakasal ka na talaga. Sabi nito, nahalatang nagfiesta ang mga mata sa mga lalaki doon sa kabila nakausap ng fiancé niya. Yes, fiancé na niya bigla. Kasi naman, bakit pa kasi buntis-buntis pa ang napili niyang drama? Oo nga, nakakainis. Di pa ako nagkaka-boyfriend kahit minsan. Tapos ikakasal na ako agad? Anong gagawin kong sunod nito? Himuto ko at napangisi ito. Maya-maya pa ay lumapit si Hunter. Hi baby, bakit nakasimangot ka? Di pa ba kayo tapos mag-usap ni Pinky? Tanong nito sa akin. Aba, feeling close agad kay Pinky. Close kayo? At Pinky agad ang tawag mo? Pinandilatan ko pa ang bakla na tila ba aliw na aliw sa mga pangyayari. Selosa ka pala, besh? Ang ganda ko talaga, pinagseselosan ako ng mga goddess. No worries, ang ganda mo compare sa kagandahan ko. Nakangising sabi ni Pinky. Hindi ako nagseselos, no? Kahit magsama pa kayo. Napipikon kong sabi dito. Iha, go change now para maayusan ka na. Pahiram po muna, sir. Pagagandahin po namin lalo si madam. She's so pretty. Sabi nito kay Hunter. Go baby, can't wait to marry you. Take care of my soon-to-be wife. At remember, ayaw kong may lalaking makakita sa katawan ng asawa ko. Meaning, lahat babae dapat ang magbibihi sa kanya. Sabi nito sabay kindat. Sure. Be careful, madam. Baka mapano si baby. Lagot kami sa mister nyo. Sabi nito at inakbayan ako ng babae. Please take care of her. Ang apo ko. Bili ng daddy ni Hunter. Halika na, Mrs. Tan. Ito ang isusuot nyo. Turo nito sa isang long white wedding gown. Tube ito at napaka-elegante ng design. Mula sa dibdib hanggang sa may laylayan. Pulido ang design nito at halatang mamahalin. Pinaupo muna siya ng mga ito at inayos ang kanyang makeup at buhok. Nilagyan lang siya ng lipstick at nang matapos ay maingat siyang tinulungan ng tatlong babae para magbihis. Inilagay naman sa ulo niya ang mahabang veil and after 1 hour, ito na, para na akong prinsesa. Ang ganda ng tabas ng gown. Ang ganda ng pagkaka-makeup sa akin. At di ako makapaniwalang makakapagsuot ako ng ganitong kamahal na damit. Pumasok si Althea. Napakaganda din ito, simple lang ang tabas ng kulay beige na damit. Ate, masaya ako para sa'yo. Sana, tinapat mo kami. Di naman kami magagalit kung buntis ka. Ilang araw ka pa naman na pagod, tapos ilang araw kang namamasada. Wika ni Althea na nakiupo, hinihintay namin ang iba pang mga kapatid. Ano ka ba? Wala yun, okay lang ako. Nahiya ako sa inyo, kasi ako yung mas matanda, pero di ako magandang impluensya sa inyo. Di ako pwedeng magsalita ng totoo
kasi nandito ang nag-aayos at ang kamera at naduduling na ako sa ilaw. Sus, okay lang yun ate. Basta, aalagaan ka lang ni Kuya Hunter. Mukha namang mabait at mahal ka, kaya ayos lang sa amin. Sabi nito at napangiwi ako ng lihim. Walang pagmamahal na involved. 11 ang kasal niyo ma'am, kaya ready na kayo. Magbibigay ako ng hudyat kung lalabas na kayo. Sabi naman ng babae. Kinakabahan ako. Usal ko sa sarili ko. Diyos ko po, ito na talaga. Di ako makakaatras pa. At mamaya pa, inudyo ka na ako maglakad. Kitang-kita ang ngiti sa lahat ng nandun, lalo na sa groom. Si Anton ang nagatid sa kanya sa altar. Ate naman, di man lang ako nakapagpagupit, ang pangit ko tuloy sa picture. Himutok ni Anton na ikinangisi ko, yun lang pala ang pinoproblema nito. Yaan mo na, pogi ka naman. Biro ko dito. Bakit di mo man lang siya pinakilala sa amin dati ate? Tanong nito at medyo malayo kasi ang lalakarin papuntang altar. Kasi nga di ko naman siya kilala dati eh. Sagot ko sa aking isipan. Nahiya kasi akong dalhin sa bahay. Sabi ko na lang dito. Alam ba niyang mahirap lang tayo? Biglang tanong nito sa seryosong tinig. Oo, sinabi ko. Sagot ko naman at mas mabagal ata sila sa usual lakad kasi nga ang bigat ng gaw niya. Sana wag kang paiiyakin. Ang yaman pa naman ang napili mo. Naku ate, ilang buwan na ba yung dinadala mo? Tanong nito bigla sa akin. Gusto niyang matawa sa sarili. Ano ba kasing gulo ang napasok niyang ito? Di ko patiyak eh. Sabi ko na lang kay Anton. Sana nagpa-check up ka muna. Para naman nakainom ka ng gamot. Napangiwi ako. Tila kasi matanda ito na nanenermon sa kanya. Sorry po brother. Di ko po kasi sure kung buntis talaga ako. Amin ko dito. Hayaan mo na nga. Baka ma-stress ka pa. Hayaan mo. Huwag mo na kaming alalahanin ate. Kami na ang bahala. Basta maging masaya ka. Deserve mo ding sumaya. Sa dami ng sakripisyo mo para sa amin. Kayo ni Ate Althea at ni Ate Ana. Sabi nito sa akin. Sus, papaiyakin mo pa ako eh. Para namang matitiis ko kayo. Ingus ko dito na nakangiti naman. Oops, ayusin mo nga ang gown mo ate. Bakit kasi ganitong design ang napili mo? Reklamo nito sa akin. Kung alam mo lang kapatid, hindi ko alam na may gown na pala sila. Natatawa ako sa sitwasyon. Alam niyang ayaw nito magpakasal sa mga sinabi nito at papalag-palag nito kanina. Alam niyang tutuloy ito. He can't wait anymore. Nasa loob pa ito at inaayusan. May man, congratulations! Bati ng mga kaibigan niya na makabalik siya mula sa bisig na mapapangasawa niya. Thank you, especially Miko. Sabi ko dito. No, I didn't do anything about it. I mean, hindi siya nakita ng mga tao ko. As her later, sabi naman ni Rib. Tama ito. He have all the time in the world to ask her. At mamaya sila magtutuos. Napangiti siya nang maalala ang sinabi nitong hindi pa ito nagkakanobyo. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Usal naman ni El sa kanya. May natuklasan kasi ako sa mapapangasawa ko. Care to tell us about it? Tanong naman ni Jay. She is prude and never been in a relationship. Yun ang pinang-aasar ng mga kapatid niya sa kanya. Paano siya mabubuntis kung never been kissed pala? Natatawa kong kwento. Anong sagot niya? Tanong naman ni Gio. Ako ang kinulit. Sabihin daw namin na di siya buntis. Ano ako, tanga? Kailangan niyang matali sa akin. Antagal niya akong pinupuyat sa kakaisip sa kanya. Halos ilang milyon ang kinurakot ni Third sa akin. Tapos papakawalan ko lang? Iiling-iling kong sagot sa mga ito. Paano kung may ibang mahal? Tanong naman ni Red. Then, I'll make her love me and I'll get her pregnant for real. Sabi ko sa mga kaibigan ko. Oh, did you ask if her sister is single? Especially Anna. Tanong naman ni Jules. Kung gusto mong mapatay ni Kuya Hans, go, itanong mo. Did you notice how he stare at her? Wika naman ni Polo. Napansin mo din pala. How about Althea? Wika naman ni Louie. Back off, dude. Ay, kinuha niyo lahat? Di man lang kayo nagtira? Natatawang biro ni Cairo. Nagtawanan na lang kami. Lumapit naman si Tito, ang daddy ni Kent. Anak, where is Althea?
Sabihin mo pumunta siya dun sa atin mamaya. Papasama si Lola mo bukas. Sabi naman ito kay Kent. Inaapin niyo siya, panipasama ni Lola? Paano naman ako, pag ako sa pagtulog ko lang katabi? No ba yan? Maktol naman ito. Wow, naipatabi na pala, pero best friend mo lang? Pangaasar naman ni Kel. Ganyan talaga, para mabantayan, mahirap ng masalisihan. Sagot naman ito. You are best friend with her, pero naghahanap kami sa atin niya. Di mo man lang sinabi na kilala mo. Di sana, di na ako nalagasan ng 2 milyon. Sita ko dito. Di ko pa naman kasi kilala ang ate niya. Kahit ano mo sila mami, lagi naman kami magkakasama eh. Pero di ko pa nakikita. Meaning, kakilala niyo ang magkakapatid? Wika naman ni mami. Kanina ay sinabi niya lang na naka one night stand ko si Amara. Pero good thing, approve ito sa lahat ng member ng pamilya niya. Lalo na malamang ito ang breadwinner. Mas gusto niya sa babaeng masikap. At iyon ang nakita niya sa mga ito. Pawang mga nag-aaral ang mga kapatid nito. Nang nagsimula na ang tugtog ng kanta, ay napatingin sila sa kumakanta. Si Patricia ang pumili ng lahat tungkol sa kasal. Siya lang ang nagbayad. Ganda ng boses pre. Ang ganda ng singer. Bulong naman ni Jules. Lumabas na ang bride niya. Kung nagandahan siya kanina, mas lalo ngayon. She looks so stunning and sexy in the white wedding gown. Her face is covered with a long veil. Habang hawak ito ng kapatid itong lalaki, mukhang sinesermonan pa din ito. Narinig niya kasi itong pinapagalitan nito ang nakakatandang kapatid nito. Pinalagyan niya ng mic ang suot ng gown ni Amara. He want to know who is behind this. So far, wala pang indikasyon na may malaking tao na involved. So beautiful bride. She seems so happy. Wika ni daddy na nasa gilid ko. Anton is teasing her. Sabi ko na nalaki ang mata ni mami na tumingin sa akin. I just want to make sure na papakasalan niya ako. Kaya nilagyan ko ng mouthpiece. Sabi ko na nakangisi. Ay ewan ko sa inyo. Mag-ama nga kayo nito. Turo nito sa daddy niya. Nang makalapit na ito, ay inabot ito sa kanya. Di ito makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. We now gather here to witness the union between these two lovely couple, Amara and Hunter. Umpisa ng pari. Akala ko di na matutuloy. Look at that, nagpakasal lang pala sila sa tunay na nilalaman ang kanilang mga puso. Let us give them a round of applause. Announce muli ng pari. Hunter, do you take Amara as your lawfully wedded wife? Tanong nito sa kanya. Yes, I do, father. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare. Itinaas niya ang belo na tumabing sa mukha nito. Tama siya ng iniisip. She is more beautiful up close. Napalunok ito, lalo na nang papalapit na ang labi ko. I instantly claim her lips. Malalim ang halik na ginawad ko. Mapusok at punong-puno ng pagnanasa para rito. Di niya magawang awatin ang kanyang sarili and he want to have her all day long. Di na ako makahinga. Reklamo pa nito na ikinatawa naman ang mga bisita. Kinulot pa ako ngunit tinawanan ko lang. Worth it. Worth it lahat ng nangyari today. Sino mag-aakala na ang babaeng hinahanap ang pipigil sa kasal ko at ngayon nga ay kasal na sa kanya. Mabuhay ang bagong kasal! Masayang bati ng mga kaanak at mga kaibigan niya. Saan sasakay ang mga kapatid ko? Teka lang, pupuntahan ko. Wika pa nito sa kanya. Sila kuya at mami na ang bahala. Pinagbilin ko na kanina. Sabi ko na lang dito. Nang makita nitong sumakay na mga kapatid, ay nakita niyang nag-iba ang mukha ng asawa. What more kung sa anak na nila? Alam niyang mas maalaga pa ito. Maswerte siya at ito ang napangasawa niya. Kahit sa hindi pa normal na pagkakataon sila pinagtagpo. Bakit ganito ang singsing na to? Sukat na sukat talaga sa akin. Sabi ni Amara na iniikot-ikot pa sa daliri nito ang singsing. Di sila magkamayaw sa pagharap sa mga bumabati sa kanila. Hanggang sa makasakay na sila ng sasakyan mula sa venue ng kasal hanggang sa reception. Ang kanyang asawang si Amara ay hindi nilulubayan ng tingin ang wedding ring nila. Simula pa nang sabihin ko ang presyo nito.
Nakakatawa ang reaksyon nito kanina. Tila napapaso na akmang huhuba rin. Para naman kasi talaga sa'yo yan. Ang likot mo naman, misis. Baka mahulog mo yan. 2.8 million pa naman ang presyo niyan. Sabi ko pa dito at kita ko ang paglunok nito at pamimilog ng mga mata. Diyos ko po, sing-sing lang gumastos ka ng milyon. Ang daming batang nagugutom. Nakakainis, di sana inipon mo na lang para sa kinabukasan ng mga magiging anak natin. Wika ni Amara habang nakasakay kami ng sasakyan. Huwag ka mag-alala, kaya kong buhayin ang mga anak natin. Kahit sampo o higit pa ang anakin natin. Sabi ko naman dito, napagod din ako pero di siya aabsent sa honeymoon. Kinalabit ako, nakakaaliw ang mga pinagagagawa nito. Sa totoo lang, sanay siya sa mga babaeng Pino kung kumilos. Itong asawa niya, brusko kung kumilos. Maging mami niya natatawa sa mga kinikilos nito. Lalo na nang kinausap ito na huwag silang ipakasal. Pero no way baby, ang hirap pong hanapin. Ano, tititigan mo na lang ba yung singsing mo? O kakausapin mo ang gwapo mong asawa? Aba misis, kanina pa yan, malapit na ako magselos. Biro ko at nakita ko pa ang pamumula ng pisngi nito. Huwag ka ngang misis ng misis dyan, nakakailang kaya? Hirap lang kasi na paniwalaan na kasal na ako. Tapos nakakatakot pa, magsuot ng singsing na to, baka ma-hold up ako. Yung mga kapatid ko pala? Tanong nito sa akin. Ayan sa likod nakasunod sa atin. Sabi ko pa at hinuli ko ang mga labi ng asawa ko at tinalikan nito. Hoy, ang bastos mo talaga. Mamaya makita ka ni Manong. Pabulong na sita ni Amara. Bakit ba? Bagong kasal naman tayo ah. Buti nga, di tayo nagkitang nag-aano eh. Nang aasar ko pang tiningnan ito at hinampas naman ako nito sa braso. Ang bunganga mo, nakakainis ka. Nakairap na sabi nito at bumaba na kami sa reception. Nauna na ang iba sa amin. Ang daming bisita ng mga tito ko, mga kaibigan ni mami, mga kasosyo sa negosyo. Siyempre, nandun na ang ibang mga bisita. May mga ilang press ang napilit silang makuna ng picture kahit parang gusto nang magtago ng asawa ko sa likod. Walang tigil sa pangungurot si Amara, lalo at kung ano-anong kalokohan ang pinagsasasabi ko dito. Hampas mahina naman, maya-maya, didikit sa akin pag medyo ilang sa lumalapit sa amin. Lumapit ang Tita Nancy, Tita Floor sa amin at si Tita Glory, mga pinsan ni Mami. Congratulations Ihan, Amara. Napakaganda ng asawa mo iho. No wonder, binuntis mo agad. Nako, tiyak na magandang lahing taglay nyo. Wika ni Tita Floor na pinisil pa ang mukha ng asawa ko. Ang asawa naman niya tila di sanay na pinupuri o di niya alam na maganda siya. Magaganda rin ang kapatid ng asawa niya, si Ana at si Altea. Pero mas maganda pa rin si Amara, ang asawa niya. Kumukha lang ang pag-uusapan. Magkakahawig naman ang mga ito. Inisip niya kung anong panganib ang maaaring mangyari sa mga ito sa pamumuhay na sila lang magkakapatid. Di niya papayagan na bumalik ang mga ito sa bahay nila. May pinapagawa na siyang bahay malapit sa mga bahay ng mga magulang niya. Gagawin niyang dalawang bahay, isang gate lang. Tatawagin niya ang architect at ipapasa niya lang ang gusto niyang design. Mas maigi nang malapit lang sa asawa ang mga kapatid nito kasi alam kong di rin ito mapapalagay kung malayo sa mga kapatid niya. Nagpaalam na kami sa mga bisita. Nagtuloy-tuloy ang programa hanggang sa pinauna na sila, lalo at inisip ng mga magulang niya na buntis nga ang asawa niya. Bahay lang kami muna for 3 days. After 3 days, lilipad kami sa Palawan kasi walang passport ang asawa ko. Yung mga kapatid ni Amara, binilin ko kay Mami. Tuwang-tuwa nga si Mami kasi sila ate may sari-sariling bahay na. Technically, kami lang ang nasa bahay at masyadong malaki ang bahay para sa amin. Ang katikati naman sa mukha, parang may hari na ang mukha ko, ang labi ko parang ang kapal. Reklamo nito at kitang-kita ko ang pagod sa mukha nito. Maidlip ka muna, gigisingin kita pag nasa bahay na tayo. Medyo traffic, kaya naman relax ka muna dyan. Sabi ko at isinandal ko ang ulo niya sa akin. Inadjust ko ang upuan niya para komportable ito. At maya-maya pa nga ay tulog na tulog na ito. Mukhang napagod ng husto ang dalaga. Nang makarating kami sa bahay, ay ginising ko ito
sa pamamagitan ng halik. Pupungas-pungas naman itong bumangon at tinampas ako. Papatayin mo ba ako? Inis na tura nito. Nakasimangot na kasi ito. Oo, sa sarap. Sumipol ako nang makita kong bahagyang sumilip ang dibdib ng asawa ko. Pinandilata naman ako agad. Akmang bababa na ito nang pigilan ko. Follow the tradition, sweetie. Sabi ko dito at natigilan naman ito at nagtatakang tumingin sa akin. Anong tradisyon? Lumabas na ako at binuksan ang pintuan sa gilid niya at agad kong binuhat ang asawa ko. Napatili pa ito. Diyos ko, Hunter, baka mahulog tayo. Sabi nito na nakakapit sa leeg ko at nang nasa hagdanan na kami, todo pa ang paghawak niya. Huwag ka kasing malikot para di tayo mahulog. Tumigil naman ito sa kakapalag. Open up, sweetie. Sabi ko at agad naman itong binuksan ang pintuan. At nang lumuwag na ang pagkakapit nito sa leeg niya, ay inihagis ko ito sa gitna ng kama. Napayaw naman ito sa gulat. Tatawa-tawa kong nilak ang pintuan at natatawa akong humiga sa tabi nito. Labas ka muna, sabi nito bigla. At bakit? Tanong ko naman kahit may ideya na ako kung bakit. Siyempre magbibihis ako, ala nga namang magbold ako sa harap mo, sabi nito at natawa naman ako. Ayoko, asawa na kita kaya okay lang kahit maghubad ka sa harapan ko. Huhubaran din naman kita mamaya. Edi wag, nagmarcha ito papunta sa CR. Maya-maya pa ay lumabas ito na pawisan at pipilay-pilay. Tanggalin mo nga itong nasa likod ko, di ko maabot eh. Sabi nito, kaya naman agad akong bumangon at pinatalikod ang asawa ko. Napalunok ako nang mabistahan ang makinis na leeg ng asawa ko. Nang makalas ko ang hook, ibinaba ko ang gown. Biglang nahulog ang gown at tumambad ang malarosas nitong dibdib. Tanging panty na lang ang suot nito. Bahagya pa itong nagulat na tumingin sa akin at tumakbo sa CR. Tumawa naman ako at nagmamadali naman akong nagubad. This is it. Ngayon na pinakahihintay niya. Nang pihitin niya ang doorknob, napansin niyang bukas naman. Nataranta masyado at di man lang nalak ng asawa niya. Narinig niya ang asawa niyang bubulong-bulong sa tapat ng shower. It's okay, sweetie. Sabi ko naman dito. Niyakap ko ito mula sa likod. Namilog ang mata nito na humarap sa akin. Napalunok ito at napapikit ng ilang segundo bago dumilat uli. Masuyo kong hinalikan ang gilid ng labi nito sa ilong, sa noo at saka siniil ng halik ang labi ng asawa ko. Maaga pa lang nagising na si Hunter. Hindi niya alam pero parang gusto niyang pagmasdan ang asawa. Gusto niyang pagmasdan ang payapa nitong pagtulog. Ang mahinang paghilik, tanda ng pagod at puyat na puyat ito ng mga nagdaang gabi. It's her first time. Kulang ang salitang maganda para i-describe ito. Maputi at makinis, koreanang bilugan ng mata. Ganun ito i-describe ng kapatid. Ang mga mata nitong tila ay sa drawing lang makikita. Ang kutis nitong napakuputi at napakakinis at sino ba mag-aakalang mahirap lang ito. Ayon kay Miko, ay naglalako lang ng kung ano-ano ang kanyang asawa at ito ang bumubuhay sa mga kapatid nito. Niyakap ako nito na tila nilalamig, sumiksik sa dibdib ko at di pa nakontento, dumantay ang kaliwang hita nito. Kaya naman, ramdam ko ang kawalan nito ng panloob. Sa sobrang excited niya kahapon, ay nakalimutan niyang bilhan ng damit ang asawa. Okay lang kung sila lang dalawa sa bahay, kaya lang, nandyan lahat ang buong pamilya niya. Inalis ko ang pagkakadantay nito at inabot ko ang aking cellphone. Marie, mag-deliver ka nga dito ng damit ang asawa ko, including undergarments, pati hipag ko at mga bayaw. May mga bata, mga 7 years old na lalaki, and send the bill to me. Yes, thanks. Ibinaba ko na agad at agad akong bumalik sa higaan at niyakap ang asawa ko at di pa ako nakontento, hinalikan ko na at dinamaan dibdib nito. At sa pagitan ng hita nito, nakagabi pa niyang pinagtutuunan ng pansin. Hunter naman, kakatulog ko lang. Mamaya naman please, masakit pa oh, para akong nadaanan ng pison. Ang harot mo kasi. Sita nito na isang mata lang ang nakadilat. Parang kiss lang eh, kadamot naman. Nagpout pa ako.
Para kang bata, di pa ako nakakamumog. Tsaka, kiss lang ba yun? Eh may paghipo ka pang ginagawa. I can't believe it. First morning together, nagtatalo kami. But I like it. Mornings are supposed to be like this. Very interesting. Mabango ka naman ah. Sabi ko pa. Namula na naman ang mukha nito. Uy, nagbablush ang ale. Ano kayang naiisip niya? Masakit pa ba yan? O pwede na uli? Pangaasar ko dito at agad akong kinurot sa braso at sa bewang. Ang hilig mo, masakit pa kaya? Simangot nito na nakatapi ng kumot. Oops, ingat sa pangurot misis, baka iba ang makurot mo. Abay lalong sasakit yan, sabay nguso ko rito. Hunter, tawag nito at di ako kumibo at nagtulog-tulugan ako. Hoy Hunter, sa tenga ko na talaga nagsalita. Isang nakaw na halik agad at akala ko aangal ito, ngunit hindi naman. Bakit? Sabi ko na maingat na niyakap ito. Ibili mo nga ako ng panty, ang lamig eh. At bigla naman ako napatawa, akala ko kotse ang pabibili nito. Kahit ano ang hilingin ito, ibibigay niya. Mamaya na feel ko pang makita, ready as always. Sabi ko dito at nanghampas na naman ito. Di nga kasi, kakabagin ako nito. Sabi nito at dumagan ako dito. Now, pwede na siguro tayo mag-usap yung sa kasal kahapon. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ko at tila naman ito napako. Boyfriend daw yun ang bride mo. Sagot nito na kumawag-kawag pa. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan. Ako na ang nagbukas ng pintuan at si Mami ay may inabot na damit at marami naman. Bihisa ni Amara, dapat binilhan mo ng maternity yan. Maiipit ang baby kung lagi siya nakafitted na damit. Sabi naman ni Mami. Good morning Amara, sasama ka ba sa aming mag-shopping ngayon? Tanong ni Mami sa asawa ko. Hindi na po siguro Mami, masama po ang pakiramdam ko. Sa Thursday na kami mag-shopping Mami, baka bilhan mo pa ng 2-piece to, makakapatay talaga ako. Sabi ko na kinatawa ni Mami. What is wrong with the 2-piece? Tsaka sexy naman ang asawa mo. Di pa halata ang tiyan. Sabi naman ni Mami. Naku po Mami, di po ako nagsusuot ng ganun. Tsaka wala akong pera. Ikinagulat ni Mami ang sinabi ni Amara. At ako ganun din syempre. Like seriously, she's a wife of the billionaire tapos walang pera. May idea ka ba kung anong trabaho niyang asawa mo? Tanong ni Mami kay Amara. Tinignan naman ako ni Amara na animoy sinusuri. Malamang naman po ay tambay siya. Baka nanghihingi pa po sa inyo ng pera. Sabi nito na tila sigurado. Natawa si Mami pati si Ate Dana at ang mga hipag ko pati si Daddy. Sweetie, seriously? Nagpabuntis ka sa akin? Di mo man lang alam ang trabaho ko? I bet maski birthday ko hindi mo alam ang petsa ng birthday ko. Iiling-iling ako naglalakad-lakad. I knew it. Wala talagang ideya tong babae na to. Kung ilang bilyon ang ari-arian nilang mag-asawa. Kaya pala, nangamba na maikasal sa akin dahil duda sa kapasidad niya bilang tao. Mayamang-mayaman ang asawa mo, Amara. May chains of mall, hotel, at ilang construction firm. Kaya technically, marami kang pera. Kahit maghapon lang yan nakahiga dito, kikita ang mga negosyo ninyo. Paliwanag ni Ate Dana. Siya po ang meron, ako wala nga pong pera. Hunter, may pera ka ba dyan? Sabi sa akin na ikinatawa ko. Anong gagawin mo sa pera? Ibibili ko ng bibig para sa'yo. Nakakainis ka. Ang yaman mo, di mo man lang ako mabili ng panty. Sermon ito sa akin na ikinatawa ko lalo. Kinuha ko ang isang card ko. Kahit siguro bumili ng yate, di mauubos ang laman nito. Inabot ko yun sa asawa ko. Ang asawa ko naman, takang-taka sa card na inabot ko. Ano to? Anong gagawin ko dito? Takang tanong pa nito. Card, you can buy anything you want. Magbihis ka na kasi aalis na tayo. Sasama tayo sa kanila. At ibili mo na rin ang mga kapatid mo ng gamit nila. Don't forget to buy phone for them. Tulala pa din ito na inabot ang card mula sa kamay niya. Nakakatakot naman. Paano kung magastos ako? Kakamot-kamot akong napangiti. Masarap namang maging asawa to. Takot gumastos. Kaya nga binigay, diba?
kasi gagastusin mo at kung kulang pa, hingi ka lang sa gwapo mong mister. Sabay kindat ko dito na kinapuna naman ang pisngi nito. Natawa naman si na mami, parang ibabalik kasi sa akin ang card ko. Magkano ba ang laman nito? Tanong nito na inikot-ikot ang card. Mga 20 million lang naman. Pwede mo pang i-upgrade kapag kinapos ka pa. Every month, huhulugan ko para di ka magipit. Sabi ko at nakakatawa ang pagsara bukas ng bibig nito. Napapalunok pa at may panlalaki pa ng mga mata. Hunter naman, huwag ka nga mag-joke ng ganyan. Ano naman ang bibilhin ko para makaubos ako ng milyon? Nakakainis ka? Eto o, bigyan mo lang ako ng 500 araw-araw. Pwede na yun. Sabi nito, sabay balik ng card sa kanya. Ano ka bata? 500 talaga? Kunin mo na yan, Amara. Sige ka, aaraw-arawin ka yan pag tumambay yan kasi bakit pa siya magtatrabaho? Kung hindi gagastusin ng asawa niya, malamang dito yan sa kwarto niyo tatambay. Pananakot dito. Kahit naman kasi humilata buong maghapon, eh di titigil ang pagdagdag ng pera. Agad-agad namang hinablot ang card sa akin at ingat na itinago sa likod nito. Pwede ba itong pambayad sa palengke? Tanong nito na lalong kinatawa ni Daddy. No, pero pwede kang mag-withdraw. Anyway, may card din ako para sa mga kapatid mo kahit pa may binigay na sila mami. Iba pa rin ang galing sa atin, di ba? Para di ka na mag-alala. Di natin papabayaan ang mga kapatid mo. Sabi ko dito. Sobra naman yata yun kung sa pagkain nga namin ay libre na kami tapos may allowance ka pa. Sabi naman ito. Sige, di na ako magtatrabaho, Daddy. Ayaw gumastos ng asawa ko eh. Gagawa na lang kami ng baby nito. May sinabi ba akong di ako gagastos? Kung ganyang mapilit ka, edi sige, bibilin ko lahat ng gusto ko. Okay lang naman, di ba? Tanong nito sa akin. Anything you want. Sabi ko na lang dito. O siya, bihis na kayo dyan. Alalayin mo yung asawa mo. Baka madula sa CR at mukhang shock na shock pa yan sa car niya. Natatawa si mami na tumalikod. Hunter, bakit marami kang pera? Nagbebenta ka ba ng mga drugs? Tanong nito na lumapit pa sa akin. Silly, of course not. Di mo ba narinig ang sinabi ni Ate Dana? We have chain of restaurant, hotel, resorts, university and malls. Don't worry, after natin mag-honeymoon, dadalhin kita sa mga negosyo natin. Sabi ko na lang kay Amara. Ah, ganun ba? Mahirap din ba pag marami kang pera? Tanong naman ito. Hindi naman, chill-chill ka lang, ganun, tsaka depende kung paano mo i-handle ang situation. Huwag kang mag-alala, ngayong kasal na tayo, I will see to it na may time ako sa'yo at sa mga magiging anak natin. Tara, ligo na tayo. Aya ko naman dito. Iiling-iling man ay di naman nagpahayag ng pagtutol ang asawa ko. Lalo na nang nagpatiuna na akong pumasok sa CR namin. At syempre, di lang ligo ang bala ko. We are still in honeymoon. Kaya naman susulitin niya talaga. Gagawin niya ang lahat para dito. Lalo at asawa na niya ito ngayon. Nang makababa na kami, nauna na ang asawa ko sa akin. Kasi may tinawagan pa ako. Kita ko naman nag-uusap si Amara, Althea at Anna. Narinig ko ang pinag-uusapan ng mga ito dahil malapit lang ang kinaroroonan ng mga ito sa akin. Ate, paano yan? Mukhang matatanggal ako sa trabaho. Ikaw naman may asawa ka na. Si Anna naman, kakatanggal lang. Kailangan pa naman sanang bayaran ang tuition namin. Wika ni Althea na pinoproblema ang bayarin ng mga ito. Sige, maghahanap ako ng trabaho. Malapit na din pala ang bayarin ng tuition ninyo. Naitabi ko yung binayad sa akin. Nakay Pinky pa ang kalahati. Di naman siguro tayo magugutom kahit wala kayong trabaho. Bigla namang sumingit si Mami sa usapan ng tatlo. Iha, hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Kami na magpapaaral sa mga kapatid mo. Napag-usapan na namin yun ng daddy mo. Total, wala naman kaming pinagkakagastusan. Tsaka yung asawa mo, ayaw na niyang bumalik pa kayo dun sa dating yung bahay. Kasi puro kayo babae. Mapanganib para sa inyo. Lalo at si Anton at Alfred lang ang lalaki. Lalo pa at buntis ka pa. Wika ni Mami na sumabat sa usapan ng magkakapatid. Althea, iha, kung gusto mo na mag-work at ayaw mo talagang papigil, si Hans nag-alok na pwede ka mag-time part sa kanya. Pero tuwing weekends lang,
para di daw maabala ang pag-aaral mo. O mas maigi nga kung wag na lang. Kasi kaya naman namin kayong pag-aralin. Kahit doctorate pa. O kahit sa abroad nyo pa gusto mag-aral. Mas maigi na dito ka at si Anna. Para malalayan mo ang ate mo. Lalo at medyo matanda na ako. I can run. Pero hindi ko na kayang buhatin si Amara once na nag-labor na siya. O siya, kakain na tayo at para maaga tayo makaalis. Wika naman ni Daddy. Nagpatiuna na itong naglakad papunta sa komedor. Nahihiya pang umupo ang magkakapatid at nasa gilid ang mga ito. Nagtutulakan pa kung sino ang unang hahakbang. Oy kayo, dali na. Magsiupo kayo dito. Feel at home, mga anak. Ituro nyo kaming pamilya nyo. Daddy din ang tawag niya sa akin at mami naman kay mami. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo sir, daddy po pala. Napakamot naman si Anton. Naupo na ang mga ito. Ang ginawa ni mami ay nilagyan niya ng pagkain ng mga kapatid ng asawa ko. Kaya nilagyan ko din ng pagkain ang pinggan ni Amara. Nang makababa na kami ay wala pa naman si Ate Dana. At nag-iinart na naman ang asawa niya malamang. They love each other, just like a newlywed couple. I want this marriage to be like Ate Dana and her husband. Tara na umalis, sabi ni Mami, at malamang parlor ang unang destinasyon ni Ate at Mami, knowing them. It's their first month of being husband and wife. Isang buwan na silang mag-asawa. Tulad ng pangako nito, sagana sila sa marangyang bagay. Ang mga sumunod na araw ay naging mas malambing pa ang asawa sa kanya. Mukhang nasasanay na din siya na kasama ito. Sa ngayon, 3 buwan na mula nang maikasal sila at 4 na araw na hindi umuwi ang kanyang asawa. Kinailangan itong umalis papuntang planta, kaya di siya isinama. Bukod sa may hindi sila pagkakaunawaan, nagtatampo ito sa kanya. Di naman niya inakala na dahil sa hindi niya pagpapaalam nung pumunta siya kay Pinky ay magagalit ito. Hindi niya ito nakausap man lang para makapagpaliwanag man lang. Basta lang ito umalis nang di siya nakakapagpaliwanag. Mula nang maikasal kami ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-away kami. At medyo nag-iisip na din siya na di maganda. Sa estado ng pagsasama nila, lalo at iniisip niya ang magiging reaksyon nito once na malaman nito na nagdadalang tao siya. Inip na inip siya, kaya naman naisipan kong maglinis ng kwarto. Laging katulong ang gumagawa noon sa buong panahong mag-asawa sila. Una kong nilinis ang banyo. Pagkatapos noon, pinunasan niya ang mga display, figurines at mga trophies. Picture ng asawa mula pa ng bata at nung kasal nila. Nang may mahagip akong papel sa mesa, isang marriage license application ang nabasa niya at sa kanilang dalawa iyon ni Hunter. Ganun na lang ang palalamig ng kanyang katawan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya iyon at paulit-ulit na binasa. Baka sakaling nagmamalik mata lang siya. Pero matapos ang ilang sandali ay doon nag-sink in ang mga nangyayari. Kung nandito ang marriage contract, ibig sabihin hanggang ngayon ay di pa kami legal mag-asawa. Tulala siyang napaupo, nanlumo at di niya napigilan ang pagtulo ng mga luha na tumakas mula sa kanyang mga mata. Masakit at maraming mga tanong ang umuukil sa isip niya. Kung anong dahilan pat nagsisinungaling ito, sa bagay hindi naman kasi siya nagtanong. Anong plano nito sa kanya? Balak ba nitong pagsawaan lang siya? Then itatapon sa oras na magsawa na ito? Hindi niya alam, basta umiyak na lang siya. Hagulhol na tila iyon ang makakabawas sa sakit na lumukob sa kanyang kaibuturan. Napasalampak siya sa sahig. Kaka-confirm pa lang niya kanina na buntis siya. Excited pa naman sana niyang sabihin dito iyon, tapos ito ang malalaman niya. Di pala legal ang pagiging mag-asawa nila. At duda siya kung may business trip nga ito o sadyang lumalayo na ang asawa sa kanya. Kung asawa nga maitatawag ito, lalo at direhistrado ang kanilang kasal. Alam na din ng mga biyanan na di siya buntis nung ikasal sila. Kaya siguro
di na rehestro kasi di naman siya buntes nung ikasal sila. Nung time na iyon, ipinaliwanag lang ni Hunter sa mga ito na false alarm lang. Okay naman ang relasyon niya sa mga magulang nito. Parang anak nga kung ituring ang mga kapatid niya. Ano kayang balak nito sa kanya? Iyon ang tanong sa isip niya na hindi niya mahanapan ang sagot. Dahil tanging ito lang ang nakakaalam noon kung ano ang magiging resulta ng lahat ng ito. Magiging maayos ba o maayos pa ba ang pagsasama nila? Ano ang posibleng rason nito? Ayaw ba nito makinabang siya sa kayamanan nito? Kaya din nito nirehestro ang kanilang kasal? O may iba pang sirkumstansya na di niya lang alam? Magulo ang isip niya at hindi na lang niya namalayan na nakatulugan na niya ang pag-iisip. Nang sumunod na araw, nagising siyang parang hinahalungkay ang sikmura. Nababasa niya yun dati sa pocketbook ang sintomas ng paglilihi. Halos lupay-pay siya nang matapos. Pinilit niyang bumangon sa kabila ng matinding sama ng pakiramdam. Bumaba siya para kumain. Naabutan niya ang katulong na naglilinis. "Ma'am, kakain na po ba kayo? Sandali lang po ma'am at ipaghahain ko kayo." Si Hunter pumanang. "Naku, maaga pong umalis ma'am. Kasama si Ma'am Laika." "Laika?" Biglang bundol lang kaba sa dibdib niya. Ramdam niya ang pait ng sakit. Dumating pala ito, maski silip ay di nito nagawa. Tapos ngayon naman ay nagdala pa ito ng babae habang nandyan pa siya. Yung kasama ni Sir na dumating kaninang umaga. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang labi, kasabay ng pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Ito na siguro ang katapusan ng kanyang kaligayahan. Ayaw na nito sa kanya. Sino ba naman ang taong papatol sa gaya niya may maraming bagahing dala? Malamang ay nagsawa na ito, maging ang mga kapatid niya ay naging obligasyon ng mga ito. Pero sana tinapat siya nito. Maiintindihan naman niya, mas masakit lang talaga na sa ganitong paraan siya nito hihiwalayan sa panahong kung kailan mas kailangan niya to. Mas kailangan niya ang kalinga at unawa nito, tsaka siya nito bibitawan. "Manang, di na po pala ako kakain," sabi ko, "at tila ba gusto kong maglaho na lang at kalimutan ang sakit." Dali-dali akong bumalik sa silid. Nanghihina akong umupo sa kama. Inumaga na nang uwi ang kanyang asawa. May babae pang dala. Anong ibig sabihin noon? Na kailangan na niyang umalis ng bahay. Baka nagsawa na nga kakasuporta sa mga kapatid niya. Isang pasya ang nabuo sa kanya. Kailangan niyang lumayo. Baka masyado na silang nagiging pamigat sa mga ito, sa pamilya nito. Nagbihis siya at umalis. Di na siya nag-abala na tawagin ang driver at nag-tricycle siya papunta sa sakayan ng jeep at dinala siya ng mga paa niya sa bahay nilang mag-anak. "Ang ganda mo lalo, Amara, kumusta kayo ng mga kapatid mo? Ang tagal niyong nawala?" Tanong ng kapitbahay namin. "Ang tagal ko din palang nawala sa tunay na mundo niya, ang mundo nila ng kapatid nila, lugar kung saan mas bagay sila, dahil iyon ang lugar na nababagay sa gaya nila." "Okay lang po, Aling Bing," sagot ko nang pumasok na sa bahay. Medyo butas na ang dingding ng bahay, dala ng kalumaan, at tinawag niya ang kapitbahay na karpentero at pinapalitan ng plywood ang dingding at ang sahig na butas-butas at buti at may malapit na hardware, kaya naman nagawa agad ang mga ito. Nang hapon na ay binili niya sa kapitbahay na silipin ang bahay. Medyo may kalumaan na, pero matitibay naman ang pundasyon ng bahay nila. Iyon lamang ang natitira nilang alaala mula sa mga magulang nila. Doon sila ipinanganak, nagkaisip at nagsilaki. Kaya naman, di nila kailanman bibitawan iyon. Nang umuwi siya, nadatnan niya ang asawa na may kausap na babae sa sala. Masaya ang mukha nito, taliwa sa kanyang mood ngayon. Gusto niyang sugurin ng babae at iparamdam ang sakit na nararamdaman niya, ang selos na bumabalot sa pagkatao niya. Kinagabihan ay hinintay ko ang asawa ko. Pumasok ito sa kwarto at natulog lang.
Wala kahit sulyap o kung anuman. Tila hangin lang siya. Madaling araw nang maramdaman niyang bumangon ito. Naramdaman niya ang paghalik nito sa noon niya. Huling halik mo na yan kasi papalayain na kita. Bulong niya sa isipan. Nang magsara na ang pintuan ay saka pa lang niya hinayaan na dumaloy ang masagana niyang luha. Luha ng hinagpis, luha ng pagkabigo, ng kawalan ng pag-asa. Ganun siguro kung nagkasala ka, pinaparusahan ka, malamang ay karma na ito sa pagpigil ko sa kasal nila. Ayaw naman niyang umalis nang hindi nagpapaalam sa mga ito, lalo at naging mabuti ang mga ito sa kanila. Naging maayos ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. At balang araw, pag magkita sila ng kinikilala niyang biyanan, ay magpapasalamat pa rin siya sa mga ito. Di sila itinuring ng iba ng mga ito. Puro kabutihan ang pinakita ng mga ito sa kanilang magkakapatid. Nanay Emma, aalis na po kami dito. Pakibigay na lang kay Sir Hunter mo pag umuwi at kay Mami. Sabi ko na umiiyak. Halatang nagpipigil din ito ng iyak. Inabot ko ang mga ATM card sa kanya at sa mga kapatid niya. Di na ba kayo mapipigilan? Matagal pa ata uuwi si na Sir kasi dinig ko kanina sasamahan niyang magbakasyon si Ma'am Laika. Lalo akong naiyak, napahawak ako sa upuan at tila nauupos na umupo. Di ko na po kaya, nasasaktan akong makita ang lahat. Alam kong dapat na akong bumitaw. Pero Ma'am, kayo po ang legal na asawa. May karapatan po kayo. Payo nito sa akin. Humagulhul ako, siguro kung di ko nakita ang marriage contract ay maniniwala ako. Pero nakita ng dalawang mata ko. Nabasa ko na mismo. Di niya ipinasa sa NSO ang marriage certificate namin. Kaya technically ay di kami kasal. Sabi ko dito at lalong naiyak si Yaya habang tahimik na nakatingin sa amin. Pero Ma'am, buntis ka diba? Paano ang anak ninyo? Kawawa siya kung lalaki siyang walang ama. Paano kayo magsisimulang muli? Kung may maiabot sana ako, tinulungan ko na sana kayo. Sabi nito, hindi lingid sa mga ito kung saan sila nanggaling, kung ano ang naging buhay nila bago nila makilala ang mga tan. Pipilitin kong buhayin ang anak ko at ang mga kapatid ko. Hindi kami magugutom kung magtatrabaho kami, kung magsisikap kami. Sagot ko na lang dito. Mag-iingat kayo ha. Lalo na ikaw, ingatan mo ang baby na yan sa sinapupunan mo. Magpakatatag ka anak, kailangan ka ng batang yan. Sabi ni Nanay Belen, isa sa matagal na ding katulong ng pamilya. Ito po, pakibigay kay Mami pag uwi. Walang bawas yan, miski piso. Sabihin niyo po salamat. Salamat sa lahat manang, sa pag-aalaga sa mga kapatid ko, at sa akin, kahit na napapagalitan ka sa kakulitan ko. Niyakap pa ako ng matanda, maging ang ibang katulong. At hinatid pa kami ni Mang Igmi. Ingatan niyo ang sarili niyo, Ma'am. Bili ni Mang Igmi. Sige po. Salamat po, Mang Igmi. Kumaway na kami bago kami pumasok sa loob ng bahay namin. Umupo ako sa upuang kawayan na nasa pinakasala namin. Pinaayos mo pala ito, ate. Ang ganda na. Pinturahan na lang sa loob para naman medyo maliwanag. Sabi ni Anton. Sige, ikaw ang bahala. Nga pala, samahan mo akong gumawa ng tindahan sa harap. Kailangan natin kumayod lalo na't wala tayong aasahan na iba. Sabi ko dito at kay Altea. Sige ate, ngayon ba tayo aalis agad? Magpahinga na muna tayo. Alam kong mga pagod kayo, lalo na ikaw. Namayat ka na. Kinahapunan ay namalengke kami. Kahit papaano ay may naitabi akong pera. Nung minsan kasing binigyan ako ni Hunter ng 50,000 na cash na pang shopping, pero dahil likasi ang kuripot ay itinago niya. Ano pa ang kulang sa mga nabili natin ate? May nabili na ako nung isang araw, araw-araw naman tayo namamalengke eh, siguro ay tama na muna ito. Sa sunod ako na lang mamamalengke, ituro mo na lang sa akin kung anong bibilihin ko. Turuan mo din ako kung paano magagandang bilihin, para sa riwa pa. Ang sipag naman ng baby namin? Nakangiting nakatingin ako sa nakababata kong kapatid. Siyempre po ate, magkakapamangkin na kasi ako eh, kaya kailangan marunong kami sa mga gawaing bahay. Wow, ang bait naman ng bunso namin. Si Manang lang naman ang bumibaby sa akin at saka si Daddy. Nakangusong sabi nito. Ang daddy ni Hunter ang tinutukoy nito.
Lagi itong binibaby ng mag-asawa. Palibhasa kasi, wala ng bata na iba sa bahay. Sa kabila ng nangyari, ay masaya pa rin siya na maayos silang magkakapatid. Inalagaan sila na maayos ng pamilya na kinilala niyang asawa. Sa bagay sa mata ng Diyos ay kasal sila. Kung tutuusin, ay pwede namang ipasa yun sa NSO. Kaya lang, naisip niya na baka nag-alilangan itong ipasa, lalo at kakakilala pa lang nila nung ikasal sila. Kinabukasan, pinagawan ko ng maliit na kainan sa harapan ng bahay. Sapat upang magkasya ang mga kaldero at serving tray na lagayan ng mga ulam. Nang araw na iyon nila napagpasyahan, naumpisahan ang isang maliit na karinderya sa harap ng bahay nila. At laki ng pasasalamat namin at malaki ang kinita namin sa buong maghapon. Kinailangan niyang mag-isip ng paraan para kumita. Magtatabi na lang siya ng ipon na maaari niyang magamit sa oras sa mga naksiya. Kung sana lang kasi totoo ang mga pangako na pagmamahal at unawa ng asawa, disin sana ay di niya kailangan pang mag-isip pa. Kasama at karami niya sana ito sa mga ganitong pagkakataon. Ito yung mga panahon na kailangan niya ng taong mahihingahan. Pero kailangan niya munang iisang tabi ang anumang alalahanin at makakasama iyon para sa kanya at sa kanyang anak. Kahit maselan ang kanyang pagdadalang tao, ay kinakaya niyang maghanap buhay. Ilang araw na niyang hindi nakakausap ang asawang si Amara. Lalo at nagtampo siya dito. Nung nakaraan, matapos, halos mabaliw siyang kahahanap dito. Matapos umalis nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanya. Nitong nakaraang mga araw ay abala siya. Lalo at nagka-problema sa site at nadisgrasya ang isang empleyado. Malaki ang naging gulo, kaya inayos niya muna, lalo at nagbabalak silang mag-honeymoon, mag-asawa sa ibang bansa. Matapos makuha niya ang passport nito, nung nakaraan pa sana yun. Kaya lang, kinailangan niya munang ayusin ang branches nila. Di naman din maayos ang mga iyon ng ilang araw lang. It will take weeks or worse in a month. And right now, when everything is settled, it is the right time to face his wife. He want her to get pregnant para di na ito mag-isip ang iwan siya. He already miss her. Sa gabi, iniisip niya ito. Kundangan nga lamang, ayaw niyang kausapin ito. Kasi baka magkumahog siyang umuwi kahit na hindi pa tapos ang problema na kinahaharap niya sa kumpanya. At ngayon nga ay pauwi na din siya. May dala pa siyang bulaklak para sa asawa niyang si Amara at nangako siya sa sarili niyang babawi siya dito. Lalo at napansin niyang nagtatampo na ito sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone at nakita niya ang kanyang mami na tumatawag. Hello ma'am, how's your trip? Bungad ko kay mami. Hello anak, yes it goods. Anyway anak, di ba may usapan tayo na ako na magbibigay pa ng alawan sa mga bayaw at hipag mo? Bakit di man lang nabawasan ang laman ng ATM cards nila? Lahat sila. Wika ng mami ko. Di ko alam mami, baka si Amara nagbibigay. Wait lang, titingnan ko kung may notice ako sa bank. Sabi ko at hinanap ang bank letter na bill ng mga accounts namin. Nagulat ako nang makitang walang bawas din ang ATM ni Amara. Wala ding bawas ang ATM accounts ng asawa ko. San sila kumukuha ng pera? Baka nagtrabaho na naman ang mga kapatid niya. Pauwi na kami ngayon. Nakukumusta naman kaya ang asawa mo? Naglilihi na ba? Wika ni mami na ikinangisi ko. Hopefully ay buntis na ito. Excited siyang makita ang magiging anak nila ng asawa niya. Mas maigi ng mabuntis niya ito para di na maging kakit-akit pa sa ibang lalaki. At ikakainis niya iyon. Agad na ako nag-ayos sa mga gamit ko at umuwi na din. Sabik niya mayakap ang asawa. Lalo't napapansin niya na parang naglilihi na ito. At excited na siyang makumpirma iyon. Nang iparada ang sasakyan ay dali-dali siyang bumaba at pumasok sa kabahayan. Sinalubong siya ng katahimikan. Nagtaka siya, lalo at Sabado ngayon. Sila mami dumating na ba? Tanong ko sa katulong na dumaan. Hindi pa po sir, sagot nito at saktong dating naman ng mga ito. Yung asawa ko at mga kapatid niya nasaan? Kumain na ba? Tanong ko na ikinabigla ng katulong. At tila ba nagtataka na hinahanap ko si Amara? Naku po sir, eh nung isang araw pa po sila umalis dito. Anong umalis? Saan nagpunta? Aling Emma? Tawag ko kay Mayordoma. Agad naman itong lumapit.
Nasaan ang asawa ko? Tanong ko, at si Mami naman ang naguguluhang nakatingin sa akin. Umiling ako at wala akong matandaang mali para iwan ako. Nung nag-uwi po kayo ng babae dito, sir, umalis din po ang asawa niyo kinabukasan. Sabi nito, sabay bulong na umabot sa kanyang pandinig. Kahit naman po siguro ako maglalayas kung makita ko ang asawa kong may uuwing babae. Anong babae, Hunter? Di kita pinalaking maging gago, ha? Buntis ang asawa mo tapos ganito? Sabi ni Daddy sabay suntok sa akin. Dad, si Laika ang sinama ko dito. Paliwanag ko nang tumayo na ako. Masakit ang suntok ni Daddy, pero ang kaalamang wala ng asawa ko, para ako ng lamig, lalo at alam kong buntis iyon. Hindi siya makapapayag na mawawala ang asawa niya. Agad kaming umalis. Medyo magulo ang lugar nila, kaya sa may malapit na kanto kami nagpark. Isang sasakyan lang ang dinala namin. Kanina pang nababahala si Anton sa atin niya, lalo at panay ang suka nito. Nang makarating sila sa lugar, ay bumulaga sa kanila ang matapobre nilang mga pinsan. Di niya alam kung saan sila magpapalipas ng gabi. May pera sila, pero ang masasakyan ang wala. Biglang bumusina ang isang sasakyan at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko si Kuya Hunter. Ito kasi ang kahuli-hulihang tao na inaasahan niyang tutulong sa kanila matapos ang nangyari sa ate niya. Bumaba naman agad ito at nilapitan sila. Si ate mo, tanong agad nito sa kanya. Nasa loob po, kuya. Kanina pa nga po ako nag-aalala kasi lupay-pay siya pagdating namin dito. Pasaway kasi itong ate nyo. Sus na ko, marunong maglayas-layas. E ang daming bagahe, di na may damay pa kayo. Hays, hindi marunong magtanong muna. Sabi nito na napailing na makita ang ate niyang natutulog. Pagising ko ay bumungad ang mahimbing na natutulog na asawa kong si Hunter. Ilang dangkal ang layo sa mukha niya. Nagtaka pa siya kung bakit katabi niya ito, kung paano siya nakarating dito, lalo at nasa silid nilang mag-asawa siya naroroon. Nakayupos pa ang braso sa kanyang bewang na tila tataka siya. Dahan-dahan niyang binaklas ang braso nito. Maaga pa, sweetie. Matulog pa tayo. Sabi nito na mas hinigpitan pa ang yapos. Iihi ako. Sabi ko na agad naman akong binitawan. Ngunit bumangon nito at inalalayan siya pabanyo. Kinilig siya, ngunit nang maalala ang kasalanan nito ay inirapan nito bago siya pumasok sa loob. Huwag kang yuyuko masyado at baka mahilo ka na naman. Bili nito at di na ako umimik. Nagtuloy-tuloy na ako sa loob. Nagtataka pa din ako kung paano ako nakabalik at hindi ko alam kung nasaan ang mga kapatid ko. Paglabas ko, nagulat pa ako nang nasa pintuan nito at ngayon naman ay inalalayan ako paupo sa kama. Nagugutom ka ba? Di ka na naman nakapaghapunan. Ang mga kapatid mo ay nakakain na. Hindi ako sumagot pa bagkus sumiga ako sa kama at nagtalukbong. Mag-usap tayo, Amara. Wala nang sweetie, Amara na lang ngayon. Lalo siyang nalumo. Malamang ay makikipaghiwalay na ito ng formal sa kanya. Hindi siya umimik at nagtulog-tulugan siya. Maya-maya ay may kumatok agad at bumangon ang kanyang asawa. Sir, nandiyan na po si Ma'am Laika. Kausap ng mami niyo sa baba. Sige, Manang. Pakisabi sa kanila, bababa na din ako. Naiwan ako mag-isa sa kwarto. Maya-maya ay may kumatok at sumungaw si mami ni Hunter kaya napaayos ako ng higa. How are you, iha? Pinag-alala mo kami. Anyway, bumaba ka na doon at sabay na tayo mag-almusal. Nahihilo ka pa ba? Tanong ito sa kanya. Sorry po, mami. Sige po, bababa na po ako. Mag-aayos lang po ako. Sabi ko at nahiya ako. Pwede naman siyang mag-demand kasi asawa siya. Problema nito iyon kundi nito inayos. Sige, I'll wait for you downstairs. Ingatan mo ang sarili mo, anak. You look thin. Humalik pa sa noo ko ito. Nahiyaman ay ngumiti na lang ako. At nang mapag-isa, agad ako naligo. Halos lahat ng gamit niya ay bili ng asawa. Ganun din sa mga kapatid niya. Naisip niya, okay lang naman kundi sila kasal. Kung tutuusin, ay baka nga kasi madali ang lahat sa kanila. Nang matapos iyang maligo at magbihis,
ay agad siyang bumaba. May mga bisita ang kanyang asawa. Yung babaeng minsang isinama ng kanyang asawa at may tatlo pang iba. Biglang nawalan siya ng ganang kumain, lalo at gusto niyang maliit, lalo at ang gaganda ng babae. "Upo ka, iha," sabi ni Daddy nang makita ako. Agad naman akong inalalaya ni Hunter paupo sa kanyang tabi. "Guys, meet my wife Amara. Pakilala sa akin na inakbayan pa ako." "Hi Ate Amara, I'm Laika. I'm his prettiest cousin. We are so close. Please don't get jealous of me being close to this gurang here," sabi ni Laika, at kulang na lang magpalamon siya sa upuan nang tumingin siya sa kanyang asawang si Hunter. Nakasmirk ang loko. Waring nagsasabi na, "I told you so." Nahiya siya to think na nilayasan pa niya ang kanyang asawa. Tapos, inosente naman pala talaga. Wala itong kasalanan sa kanya. Tanging ang kasal nila ang issue. "Nice meeting you too," nahiya kong sabi. Pinag-isipan pa naman niya ito ng di maganda. Di na ako makatingin sa kanila. Kumain lang ako na tila wala sila. Pinapa ko ang saging at nilagyan ko ng maraming butter. Nilagyan ko pa ng ketchup at sarap na sarap ako. Nagtaka lang ako na biglang natahimik ang mga kasama sa mesa. "Bakit?" nagtataka kong tanong. Lahat kasi sila nakamaang sa kanya. "She is pregnant at naglilihi kaya ganyan," paliwanag ni Hunter na binigay ang saging sa akin at tinanggap ko naman. "You want rice?" tanong nito sa akin at umiling ako. Nang matapos kumain ay nagpa-library ang mga ito. "Ma'am, may padala po para sa inyo." Agad na akong umakyat at binuksan ang laman. Galing NSO ang kanilang marriage certificate na mag-asawa, dated nung araw ng kasal talaga nila. Napaiyak siya. Malaki ang kasalanan niya sa kanyang asawang si Hunter. Makalipas ang 2 oras ay pumasok si Hunter. Hindi siya makatingin dito. "So, pwede na tayo mag-usap?" sabi nito na matiim na nakatitig sa kanya. "Anong problema natin? Paki-explain, makikinig ako," sabi nito na nahiga sa tabi ko. Nahiya ako sa kanya. Yumakap ako sa kanya na mahigpit. Alam niyang malaki ang kasalanan niya. Di namay pa niya maging ang mga kapatid niya. "Sorry kung di ako nagtanong, kung nagduda ako. Nakakita kasi ako ng application form ng marriage natin. Akala ko di tayo kasal talaga. Tapos inisip ko pang babae mo si Laika. Kaya nagselos ako. Sorry," humihikbing sabi ko. "Tana, makakasama yan sa baby natin. Next time, pag may problema, huwag tatakas agad. Lalo at ang dami mong pambagahe. Kawawa naman ang mga kapatid mo, nadadamay kakaselos mo." Biro nito na kinurot ako. "Sorry nga eh," sabi ko na lang dito na nakalabi. "May kasalanan ka pa," sabi nito na matiim na nakatitig sa akin. "Ano naman? Kailan mo sasabihin na magiging daddy na ako?" Ano, humahanap ako ng tiyempo. Baka kasi ayaw mo magkaanak tayo," sabi ko habang kinakagat-kagat ang daliri ko. "Papakin kaya kita, masarap ka pa naman, paanong ayaw ko magkaanak? Kaya nga inaraw-araw para makabuo tayo, di ba?" "May sasabihin ako," nakayuko kong sabi. "Kambal ang baby natin," sabi ko at nagulat ako nang masinigpitan niya ang yakap sa akin. "Thanks God, thank you sweetie, I love you," sabi nito na ikinagulat ko. "Mahal mo ako?" tanong ko dito. "Oo, matagal na. Bago pa ang kasal, nakita kita sa daan kasama si Pinky. I even hired PA to trace you here," sabi nito na inabot sa kanya ang cellphone nito na sinamaan ko ng tingin. Ako nga ang nasa larawan. Naaalala niya ang larawan na iyon nung kasama niya si Pinky. "Eh ba't magpapakasal ka pa sa iba kung mahal mo ako?" Sita ko dito na ikinatawa nito. That day, I and Patricia talked and decided to cancel the wedding. Then, boom, you just came out claiming me as a father of your child. Will technically our children now. Napatango ako. "Mahal na mahal din kita, Hunter. Di ko alam kung bakit. Tsaka na-miss kita ng sobra," sabi ko na sinubsob ko ang mukha ko sa leeg ni Hunter. "Tomorrow we will fly to Paris for our second honeymoon. 2 weeks tayo doon." Agad naman ako nalungkot.
Wala akong passport eh. Meron na, don't be sad. Tara, bihis ka. Sabi nito na tila nagmamadali pa. Naguluhan man ay nagpatiano na lang ako. Nang makasakay kami sa kotse, nagtataka pa din ako kung saan kami pupunta at tila nagmamadali ito pero puno pa rin ang pag-iingat. Hunter, saan tayo pupunta? Secret, sweetie. Relax, we will get there soon. Sabi nito na sinakop ang mga labi ko. Namiss ko ang ganitong pakiramdam. Maya-maya pa ay huminto ang sasakyan at nagpaalam kay Mang Ben. This is my pad. We will spend our night here. Sabi ni Hunter. Bakit di sa bahay? Tanong ko dito. Maraming istorbo, at least, dito, solong-solo kita. At agad naman siyang hinila papasok at sinunggaban ng halik sa mga labi nito. Maya-maya pa ay muli nilang pinagsaluhan ang matamis nilang pagmamahalan.